na yung time natin? Yes po, ready na po. Dahil ready na yung time natin, magsisimula si Brother Gilliard. Kasabay yung oras pag nagsasalita na si Brother Gilliard. Go ahead, Bro Gilliard from 777 Calvary Brigade of Seventh-day Adventist Church. Okay, magandang umaga sa inyo na magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Ang aking part ko ngayon ay affirmative. Itataas ko po ang tema na i-resolve ko po na Saturday Sabbath ay still exists at ito ay para sa mga Kristiyano. May mga rason ako, mga kapatid, kung bakit ang Saturday Sabbath ay nananatili at ito ay para sa mga Kristiyano. Una, dahil nilalang ng Diyos ang sanlibutan sa loob ng anim na araw at pagdating sa ikapito, ito'y kanyang binaspasan. Genesis 2, talatang 2 hanggang 3, by the seventh day, God has finished His work. And so He had rested, God blessed the seventh day and made it special because on that day, He rested from His work. May tatlong bagay ginawa ang Diyos ito. Pinagpala, pinahingahan, at ito'y binanal. So declared by God yan kasi tayo mga mabababang nilalang tayo ng Diyos eh. So ang gagawin natin, papakumbaba tayo kung ano ang gusto ng ating Ama na nasa langit. Exodus 20, versikulo 8 hanggang 11, ito yung binigay doon ang kautusan kasama po doon ang Sabbath na remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit remember? Kasi sa loob ng 400 years na alipin sa Ehipto ang mga Israelites. At that's why nakalimutan nila, mga kapatid. At kasama dito, hindi lang Israelites, kasama dito mga dayuhan. Okay. Kasama po dito mga dayuhan, mga kapatid. Kasama po dito ang mga dayuhan. No? Kasama dito ang mga anak na lalaki, anak na babae, at mga bisita. At pati hayop, bigyan din natin ng kapahingahan, no? Kasi kung alipin ka, mga kapatid, wala kang kapahingahan, di ba? Okay, 20 verse 8. Remember that the Sabbath day belongs to me. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week belongs to me, your God. Declarative sentence ito ng Sabbath ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. At dapat dahil mababa tayo, sundin, galang natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kagustuhan. Okay, not you, your children, your slave, your animals, or the foreigners. Mga ibang lahi ito, mga patid. So dito, malalaman natin na ang mga taga-ibang lahi kasama din pala sa Sabbath. Oh. At saka Marcos 2:27, alam ko na si Brother John Doy, dating Adventisto, alam na niya na itong mga argumento na ito ay mahirap niyang tibagin sapagkat si Kristo mismo ang nagdeklara na ang Sabbath ay ginawa ng dahil sa tao. So, magpasalamat tayo kay Kristo, binigyan tayo ng rest day. Kasi hindi atin ang tingin niya sa atin, mga kapatid. Okay, ito. Unang rason, creation. Ikalawang rason, silyo, na ikaw ay espesyal at ikaw ay kanya. Okay, Ezekiel 20:12-20, sabi doon na ang Sabbath ay para sa aking sambahayan na ako ang kanilang Diyos at sila ang aking mga bayan. So ibig sabihin, mga batid, ang Sabbath, silyo, marka na ikaw ay pinagmamay-ari ng Diyos. At ang Diyos ay iyong Diyos. Okay. So may marka, may silyo. Special ka kapag may silyo ang iyong kaluluwa. At ito, mga kapatid, sa bayan ng Diyos, ang dami kong narinig na ang bayan ng Diyos, Israel lang. Basa tayo dito sa Roma. Na may bayan pala din ang Diyos. Gagawin pala niyang bayan ng Diyos ang mga taga-ibang lahi dito sa 11:17. Sabi dito, 11:17, ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi Hudyo ay tulad ng mga sanga na ligaw na olibo
at ikinabit bilang kapalit sa mga pinotol na mga sanga, maraming pinotol, yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Kristo, yung mga Pariseo, Eskriba, yung pati yung pagsasabat ni Kristo, binibigyan pa nila ng ibang pakaulugan because they are inspired by Mishnah Sabbath. Hindi turo ng Diyos yun. Yun ay turo na may halo yung personal nila ng pagkaunawa. Yun ang na-abolish. Those 16 na yun ay base lamang sa kautusan ng tao. Mga kapatid, ang sabi dito sa Roma 11:7, ikinapit tayo mga hindi Hudyo doon sa puno ng Panginoon. Si Kristo ang ating puno. Si Kristo ang ating modelo. O, ano ba yung ginagawa ni Kristo? Alam nyo na yan, di ba? O ito, sabi dito sa Roma 2, may mga sumusunod pala ng mga hindi Hudyo sa kautusan. O ito, Roma 2, 28:30. Ha? Sabi dito, Roma 2:28:30. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil Hudyo ang kanyang magulang at uli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay mga taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At hindi dahil tuloy siya ayon sa kautusan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Si Kristo, Hudyo yun. Siya ang founder ng Christianity. So ano bang lifestyle ni Jesus? Susundin yun ng kanyang bayan. O ito pa, ang sabi nito sa Roma 9:24, na mayroon pala siyang tatawaging bayan niya sa ibang hindi mga Hudyo o Roma 9. Ibig sabihin mga patid, ang Sabbath, Saturday, para din yan sa mga hintil o Kristiyano. Bakit? Babasahin ko mga libro ninyo ha. Okay, ito magiging dilema ng aking katunggali dahil sa dami-daming mga susuporta sa Adventist na nasa Catholic Church. Okay, mga matataas pang ranggo, no? Okay, ito 9:24:25, sabi ito. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hoseas, ang dati kong mga tao ay tatawagin kong mga tao ko, mga dati kong hindi tao ay magagawin kong tao ko, at dating hindi ko mahal ay mamahalin ko, at masinabihan kayo hindi ko mga mamamayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos kung anong gusto ng Diyos doon sa Hudyo, magkikisabay ka kasi hindi ka pwedeng special dito. Ang Sabat ginawa sa tao. Ang Kristiyano, tao hindi. Sabi niya sa akin na hindi siya tao. At ito mga kapatid, babala na ito. Bibigay ko na ito yung mga pan ko. Ezekiel 22. Bakit tinatawag ko itong Operation Bulldog? Bakit ang hindi pala nagtuturo patungkol sa Sabat mga kapatid, ang tawag sa kanila aso? At kung ikaw ay dati sa Panginoon, sinuka mo ang katotohanan, ang banal na kautusan, sinuka mo, tatawagin ka na aso na kumakain ng sariling suka. At pagdating sa Revelation chapter 22 verse 13 to 16, ang aso ay hindi makakapasok doon sa New Jerusalem. New Jerusalem eh. Ano bang Old Jerusalem? Sabbath keeper sila. Ano bang New Jerusalem? Yun ang hinihintay na natin. Mga bilang mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, oh, sabi ni Pedro mga kapatid, basahin mo natin itong 56. Ito ang sinabi ng Panginoon, pairalin ninyo ang katarungan. At mapalad ang mga taong gumawa nito na mga sumusunod sa ating mga ipinagagawa sa araw ng pamamahinga. Mapalad din ang mga taong hindi gumagawa ng masama. Ang bawal sa Sabat gawin yung masama. Mateo 12:12, o ayon sa kautusan ang pagligtas ng buhay at paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat. 1 minute. Juan 15:15, si Kristo ay sumusunod sa kautusan ng Ama. Juan 14:15, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Juan 5:17, huwag niyong isipin na ako'y pumunta dito sa lupa upang wakasan, sirain, o hagupitin ang kautusan. Mananatili ang langit at lupa ni Kudlip, ni Toldok,
ay hindi mawawalan isa ang kautusan. Kung sino man ang nagtuturo sa inyo na wala ng kautusan, siya ay huli sa kaharian ng langit. At kung sino ang nagtuturo sa inyo na ang kautusan, tungkol sa kautusan, siya ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ganyan kasimple, mga kapatid, no? Excuse me. Time. So sabi time. Ko, sa Ezekiel, okay, anak? Yes, time? Brother Gilliard, time okay. Na po. Okay. Okay. Sige, okay, tanong. Maraming salamat, Brother Gilliard Pacanya ng Seventh-day Adventist Church at saka isang founder ng 777th Calvary Brigade. So maraming salamat sa iyong presentation, Brother Gilliard. So relax ka muna dyan, Brother Gilliard, kasi mabilis yung oras, kasi mabilis yung pagsasalita mo, no? parang may connection. Joke lang yun, Brother Gilliard. So basa muna tayo ng mga komento. Inom ka muna ng tubig dyan, Brother Gilliard. By the way, Brother Gilliard, pag ayaw mo na yan sa barong mo, regalo mo na lang yan sa akin, ha? Pag lumaki ka ba. So remembrance mo na lang yan sa akin. Okay, sabi ni Rainy Lau Pacanya, oy, parang relatives watching from Batangas. Okay, Rainy Lau Pacanya. Guro Bretero Nestor Sinlao, Emperor Constantine ang nagpapatupad ng unang Sunday law. Okay, Dennis Villafor Coltillas. Hello, God bless sa lahat. God bless you din, bro Dennis. John Mark Dagundon, watching from Hagna, Bohol. Good luck, CFD. Okay, John Vincent Banos, watching from Tubod, Isabel, Israel. Go to, go the true church of Christ. Okay, go the true church of Christ. Okay, watching from Bislig City, Surigao del Sur. God bless to both debaters, Jeffrey Nilio Basanyes, MI. God bless, bro, Jerry Maka. Watching from Batangas, Jan Servo Yuson. Watching from Hong Kong, go go go, bro Jando. Susan Patenyo Cueve. Oy, shout out pala sa taga Hong Kong ngayon, sila Ma'am Angie Patins, Ma'am Susan Patenyo Cueve, at saka si Ma'am Alma Hagunos Rico, no? Nga na, ay, by the way, sa Riyadh pala si Ma'am Alma. Si Brother Jennifer Pagunsan in Saudi, nanonood sila ngayon. So shout out, mga kapatid. Jisrael Pacho Aralan, God bless, Brother Gilliard Pacanya. Okay, Abel Tumagad, God bless, brother. Watching from Babak, Igapos, Davao del Norte, Jerlim. Okay, nade ko si Lingandre. Eli Kim, Ezra Ezekiel, may God bless you, Brother Gilliard Pacanya. Okay, go team is day, matod pa niya. Dennis Villafor Coltillas, current versus former is day debater. Hopefully, the former can successfully share the reason why he left the church. Coltillas. Okay, so mamaya na naman, mga kapatid, babasahin natin yung mga komento ninyo after sa cross-examination na gagawin ni Brother Jando. So mag-comment lang kayo. So pasensya na po sa mga hindi natin na-comment, nabasa ng mga comment, kasi ang daming comment, no? So reactions, babasahin natin mamaya. Please lang yung mga barabara ng mga mensahe, na wala katuturan ng mga mensahe, minsan may mga panginsulto. Pasensya na po, mga kapatid, doon na lang kayo sa online rambulan. Okay, so religious essence yung debate natin dito, dapat yung mensahe ninyo naaayon sa ating talakayan ngayon. Okay, Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender Team Maria, ready na, bro? Ready na, bro. Timer 10 minutes, ready na? Ready na po. Okay, dahil ready na ang timer natin, ready na ang negative natin. From negative side, Catholic Faith Defender Team Maria, go ahead, Brother Jando Alabado. Unang tanong ko kay Brother Gilliard, ginamit niya Exodo chapter 20. Tanong ko, tinatanggap ba niya sa verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto o hindi? Okay, Exodus chapter 2 verse 20, verse 2. 20 verse 2, tinatanggap mo ba sa Exodus chapter 20 verse 2 na ang inutusan dyan ay yung inilabas sa Ehipto?
Okay, ang sagot ko po, kasama ang foreigners na mga hindi Objection moderator. Yes. Objection moderator, categorical po yung question. Okay. Categorical po yung question. Okay, noted. Bro Gilliar, meron tayong rule number 4, categorical question should be answered first categorically. Sagutin muna categorically. Categorical, meron ka pang naiwang mahabang panahon, brother Gilliar. Yes, meron ka pang 1 minute, no? Okay, go ahead, Gilliar. Ang hudyo, kasama ang mga foreigners. Oo, kasama mga foreigners. At sinabi ni Kristo, Marcos 2:27, ang sabat inawa sa tao. Kung hindi ka tao, hindi para sa iyong sabat. Nasagot ang tanong. Okay. Second question. Ginamit mo yung tagkatagang foreigner. Tanong ko sa iyo, yung foreigner bang na sinasabi mo ay live in their country? Oh, kasama nila at sila din ang gagamitin one day na ikalat ito sa buong mundo at i-share sa Mateo 28 versikulo 19 na pumunta kayo sa buong mundo, sa buong bansa at ituro ninyo ang lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo, gawin mo silang disipulo. Silbi, kasama na nila yan. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, sasama ka talaga sa kanila. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, dalayas ka. Mag-isa ka, wala kang Diyos. Okay, next question. Next question. Tinatanggap mo ba ngayon na ikaw ay foreigner sa kanilang country? Tinatanggap kasi tayo ay mga hintil, mga Pilipino. Objection, moderator. Objection, moderator. Yes, objection. Pakitime po. Tinatanong ko po kay Gilliar, tinatanggap ba niya na siya ay foreigner sa country of Israel? Okay. Objection time, type mer. Anong oras dyan sa pag-objection? 8 minutes and 25 seconds. Time remaining sa sagot ni Brother Gilliar? 8 minutes po. 8 minutes and 25 seconds. Sandali, Gilliar. Time remaining ni Brother Gilliar na naiwan. Pagsagot. 8 minutes yung, and 25. Yung isang minuto, bro. Yung kang Gilliar lang, yung pagsagot. Ano po? Nasa 25 seconds pa lang po kasi okay, so yes kasi yung 25 seconds meron pa siyang 35 seconds to complete his 1 minute. Brother Gilliar, paki-sagot ng categorical. Time pause muna, Brother Jando, ulitin yung sagot para baka hindi nakuha ni Brother Gilliar. Ulitin na lang. Meron ka pang 35 seconds to complete your 1 minute. Brother Gilliar. Baguhin ko na lang, bro. Tinatanggap mo ba, Gilliar, pa kanya na ang foreigner na sinasabi sa Exodus 20 verse 10 ay naninirahang kasama ng mga Israelita sa Israel? Oo o hindi? Okay, sagot. Tinatanggap ko yan kasi ang mga foreigners, nakasumpong sila ng liwanag sa Panginoon. That's why kasama sila. Next. Ito pa yung sagot ko. At ang foreigners is, huwag mo na. Masagot ako. At ang foreigner, tao. Sabi ni sa Marcos 2:27, ang Sabado ay para sa tao. Time. Okay, next question. Next, sinasabi mo kanina na ikaw ay foreigner o naninirahan kasama ng mga Israelita sa Israel. Kailan ka nakatira sa Israel, bro? Okay, ang tema niya, wala na yung question na lumalayo na, pero... Objection, moderator. Pero kung may mabasa ko dyan, Joe, na pati ang absent. Objection, moderator. Moderator's time. Ang tema po niya is ang Sabat na Saturday is for Christian. Ginamit niya Exodus 20 verse 10. Kaya hindi labas sa tema yung ano ko tinatanong ko sa kanya. Paki-roll out, moderator. Okay, so bro, kanina sinasagot mo mga hintel, no? Ngayon, mas klaro lang yung tanong ni brother Jando directly sa iyo, brother, kasi ikaw man yung affirmative ngayon. So, isang paraan ito ng pag-negative niya, brother Gilliar. So, paki-sagot yung tanong. Okay, sagot. Kasama ako doon. May talata ako. Huwag ko muna mag-react dyan doon dito sa salita ng Diyos.
gusto ko nga i-shoot down to eh, pero ayaw na lang, sige na lang. So sabi dito sa Deuteronomy 29, versikulo 14, 13, gusto ninyong mapatunayan na sa inyong araw na ito kayo ay mamamayan at siyang Diyos ninyo. At 15, pero hindi lang kayo na nakatayo ngayon dito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos na saklaw ng kasunduan ito at utusan, pati ang lahat ng hindi pa ipinanganak dito o hindi pa ako pinanganak dito, kasama na ako sa kasunduan at pangako ng Diyos. Okay. Kung ako'y tao, sabi mo ito sa sabat mo sa tao. Sunod na tanong. Mabibigay mo ba sa akin kung sinong Kristiyano ang kasali sa inutusan sa Exodo 20? Kung sinong Kristiyano ang inutusan sa Exodo 20? Okay. Madali yung kasama mo na doon. Okay, makakalusot ako dyan. Okay, continue. Kasama doon ang absent. Ang Kristiyano doon absent. Pero si Kristo nandoon na bilang Diyos. Kasama doon ang absent. Di ba nasabi ko na yung talata sa Deuteronomy 29, talatang 15. Kasama doon sa kasunduan at kautusan ang mga wala doon. Ang mga Kristiyano, hindi pa nabuo, is kasama doon. Nasagot ang tanong. Next question. Ayon sa tema mo, para sa Kristiyano, pero wala kang maibigay na pangalan. Tinatanggap mo ba yon? Walang pangalan, kahit walang pangalan, pero kasamang absent. Kasama si Pablo, absent doon. Kasama si Pedro, absent. Kasama ako, absent. Pero kasamang lahat ng absent na kasaklaw ng kautusan na binigay ng Diyos sa Israel. Nasagot ang tanong. Next question. Paano papatunayan yung tema mo kung wala kang maibigay na pangalan sa akin na Kristiyano kasama sa inutusan? Yun nga sabi ko sa'yo, kasama ng Kristiyano doon. Common sense, dyan doon. Gamitin mo naman yung common sense mo. Kasi ang Biblia, kakalaban sa'yo, pero gusto mong mabasa? Inutos yan? Heto, pasyong mahal. Ah, gusto mo talaga? Heto, pasyong mahal. Sabi sa page 5, at sa inisis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos sa totoo, kaarawan, Domingo, inutos, sinisiyasat ng Santang Iglesyang Dilag. O, inutusan pa kayo. Inutusan ng Santa Iglesia Dilag. Anim na araw, bago niyari ang mundo. Time. Ano ginawa ang tao? Ito'y napasal sa atin, ang Sabat. Time. Next question. Ito! Nung iutos ang Sabat sa mga tao, may Christian na ba ng panahon yun? O wala pa? Ito nga o. Diyan doon sa inyong libro, sa Pasyong Mahal, Santang Iglesia Dilag, inutusan na. Inutusan na siya na mangili ng Sabado. So, kung kukontrahin mo ito, kung maghanap ka pa ng pangalan, kung kinukontra mo si Artemio Casas at si Monsignor Jose Jabillanos, kasi naniniwala sila eh. Doon pa sa creation, inutusan na ang Santang Iglesia Dilag mangili ng Sabado. O ito. Ganda na sa picture. Objection, moderator? Yes, objection. Appeal, time post. Appeal ba sa rules ang mukatawag walay katawanan? Wala man na sa tong rules. Wala po na ito gibutan. Wala po na ito nagisabutan. Masignalipay lang siya, bro. No? Masignalipay lang siya. So, padayon lang ito, bro. Padayon lang. Okay, next question. Sabi niya kanina na yung kasunduan daw ibinigay ng Diyos sa tao kahit wala pa doon, kahit absent doon. Tanong, ayon sa Biblia, kanino ibinigay ang kasunduan? Okay, ayon sa Biblia, pero may paliwanag ang inyong Reverend Father, bro. Sabi dito sa Ten Commandments page, dito sa Ten Commandments, bro. Ang sabi dito, the Ten Commandments, kasama doon ang Sabat, ha? Was given to all men. Sagot. Tinatanggap mo ba ang... Was given to all men. Okay. So, explanation ng buwan to, Reverend ninyo, Reverend Father, ang paliwanag niya, ibinigay lahat yun sa tao. So, mga libro lang ninyo ang kakalabas sa inyo. Sabihin mo, mali ito si Reverend Father Paolo Perno. Okay. Maghanap ka ng ebidensya na mali siya.
Okay, next question. Sabi mo, declarative galing sa Diyos ang utos. Ayon sa Exodus 20 verse 10 na ginamit mo kanina, tinatanggap mo ba na ang inutusan na foreigner ay kailangan nakatira sa kanilang lugar, sa Israel? O tutol ka doon? Kahit hindi nakatira sila, basta sumusunod ayon sa konsensya. Kasi may kapangyarihan ng Diyos na ituturo niya through conscience. Diyan do, kumonsensya, through conscience. Kung malayo siya, sumusunod, eh, ano bang paki mo? Pero kung nandiyan sa kasama ng Israel, matik yan, magkasama sa kasi magkapariyo nga sila eh. Nasagot ang tanong. Ginamit mo kanina Ezekiel 20:20. Tinatanggap mo ba na ang tinutukoy dyan na bayan ayon sa verse 9 ay Israel? Kasama din ang Gentiles do dito sa Isaiah 56. Thus, blessed are the Gentiles. Ano yan? Katolik ko. Objection, ba? Moderator. Katolik living Bible. Yes. Objection, moderator. Sandali. Moderator's time. Objection time. Categorical. Categorical po ang question. Tinatanong ko po okay. Siya, the moderator, na yes. Tinatanggap ba niya na Israel ang tinutukoy sa Ezekiel 29 hanggang 20? O okay. Hindi? Timer? Anong objection time dyan? 2 minutes and 7 seconds po yung natira sa ano sa affirmative. 2 minutes and 7 seconds yung natira. Okay. Brother Gilyar, categorical muna bro. No, rule number 4, rule out natin yung rule number 4. Sagutin muna categorically. Pakiulit na lang yung tanong, Brother Jando, baka hindi mo masyadong nakuha. Ulitin ko yung tanong. Tinatanggap ba niya na yung yung inutusan doon sa yung tinutukoy sa Ezekiel 20 na ginamit niya ayon sa verse 9 ng Israel, oo o hindi? Okay, ako sasagot ako ha. Pag ako ang sumagot, kumpleto ang kwento. Siya kay Kukol kasing kwento. Ang sagot, oo, kasamang intel, basa. Basa. Isaiah 56, verse 6. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord to serve Him and love Him and are His servants and don't desecrate the Sabbath and have accepted the covenant of promise. I will accept the sacrifice and offerings for my temple shall be called a house of prayer for all people. Sagot ang tanong, for all people ha, ayon sa Catholic Living Bible. Huwag mo lang kong try kasi ang kalaban mo rito si Reverend Gulner at si Forsley. Ha! Okay, one minute remaining. Okay, next question. Okay bro, Jando. Bro, next, Jando, yes? Two questions bro. Last two questions to okay. Complete our 1 minute. Atin okay. Minutes. Tinatanggap mo ba, Gilyar Pacanya, Deuteronomy 5:15, na ang Sabat ay inutos doon sa inilabas sa Ehipto? Oo, hindi. Okay, ito ha. Kinuha yan sa Exodus 20 verse 8. Bilang paala, remember. Kasi objection, moderator. Nila, eh. Objection, yeah, moderator. Objection, go ahead. Objection, moderator. Kasama po rin yan doon, Jando. Okay, kadali lang, sandali lang, sandali lang, Gilyar. Gilyar, pag may objection, mag-stop ka na lang. Huwag mo lang hintayin na mag-moderator's time pa. Ah, grabe. Sure yan. Okay, so, objection, go ahead. Ang isa sa mga rules natin ta moderator na kapag categorical ang question, sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag. Ang ating kapatid na parang natataranta na yata, hindi sumasagot ayon sa rules natin, ano? Paki-roll out moderator. Okay, nataranta do. Ayaw mo lang sagot ko. Okay, sandali, bro Gilyar, no? Kasi alam ko naman bago yung microphone mo. Relax sabi ka lang. Sabi niya, nataranta do ako. Okay, eh. Nataranta sandali lang, yan. Sandali lang. Hindi ka pa pinapasagot, bro. Sandali lang, moderator's time. Rule number 4, brother, meron tayong categorical question. Should be first, no? Should be first. Answer categorically. So, categorical una, then 1 minute explanation. Okay, so Brother Jando, yung first sa last two question mo, ulitin mo na lang bro. Baka hindi na naman nakuha. Okay. Okay, para maliwanag. Next question. Tinatanggap mo ba na sa Deuteronomy 5:15 ang inutusan na mangilin ng Sabat ay yung inilabas sa Ehipto? Oo o hindi?
kasi diyan ay pinapaalala, remember. Objection. Oo, pinapaalala yan uli sa kanila. Oo. Miss, ala, hindi naman papasag ko. Okay. Natawan ka na. Go ahead. Oo, kasi naalipin nga sila doon sa Ehipto, pinaalala ulit yung Sabat doon sa creation. Nakasama ang foreigner doon na magkaroon din ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa at pagsamba. Ayon sa inyong libro, huwag mong kontra yung libro nyo, ito, libro ng isang Reverend Father, Paulo Perno, na ang Sabat ibinigay din pala at ang kautusan sa buong tao. So, pinaalala dyan do. Remember nga eh. Remember! Oh, sagot ang tanong. Okay, last time. Question, brother. Oh, time last na question. Daw. Last question, bro. Time last na question. Daw. Yes. Dalawa. Oh. Nagbigay ako ng dalawang question. Okay. Meron ka pang isang question. Last question. Tinatanggap po ba Gilier sa Deuteronomy 4:2 na huwag dagdagan ang utos at ayon sa utos, yun lamang hintil na nasa loob ng Israel ang kasama sa Sabat? Oo o hindi? Kinuha mo nga yung kautosan. So ikaw ang may atraso sa Diyos. Ang objection, sagot ko ito. Moderator. Ang sagot ko ito. Okay. Objection. Kami nga dito sa inyong libro. Bro Gilier. Ang kautosan para sa lahat ng tao. Bro Gilier. Okay, so Bro Gilier, 1 minute, no? 1 minute, meron kang 1 minute, but we need to apply first the rule number 4. Categorical question should be answered first categorically. Okay? So, categorical muna, Bro Gilier, yan lang yung objection ni Brother Jando. Go ahead. Okay, uulitin ko yung tanong. Yes, go ahead. Ayon sa Deuteronomy 4:2, huwag dagdagan ang mga iniutos. Tinatanggap mo ba, Gilier, na ayon sa iniutos na mga hintil lamang na nasa loob ng Israel ang inutusan? Oo o hindi? Kasama lahat. Numeros 16:15, ang kautusan sa Hudyo ay hindi kakaiba sa kautusan ng hintil. Huwag mong baguhin ang Bible, bro. Pagkasala ka sa Diyos niyan, may atraso ka. Time ito na. Po, ang kautusan para sa lahat ng tao. Oh, Reverend Father, Reverend na Father pa. Oh, para sa buong tao yan, sa katauhan. Oh, mataas ang ranggo sa iyo ito. Ito, picture. Oh, picture. Sinabi niya, ang kautusan, kasama ang Sabat doon, para sa lahat ng tao, bro. Oh, hindi kasi kumplito ang impand eh, pagtanong eh. Ang tinatanong, admit ba? Tanggapin mo ba? Pero hindi mo kinukuha yung buong kwento. Time. Okay, time. Manganya. Maraming salamat, Brother Gilier Pacanya ng 777 Calvary Brigade. Isang defensor Adventista sa pagsagot sa mga maiinit na tanong na galing kay Brother Jando ng ng Catholic Faith Defender. Okay, relax muna kayo mga kapatid. Basa muna tayo ng mga komento natin, mga reaction. Sabi ng mga nakikinig natin ngayon ni Brother Denmar Santiago, nataranta nga si Brother Gilier. Dennis Villaflor Cultilas, huwag ka na magsalita. SDA, kung di ka pinasasalita, ang gulo-gulo mo, umayos ka naman. John Mark Dagundon, naku, inom o plafo una ang SDA before nakidebate. G. Sherelle Shem, Bro Gilier Pacanya, huwag munang gayahin style ni Gitamundok para maiwasan ang objection. Nahanginan man siguro sa hubon, matod ba ni Chari Galien Baha? According to Ma'am Susan Patenyo Cueve, parang lasing yata si Gilier ngayon. Okay, hindi naman. Alam naman ni Brother Gilier na may debate ngayon. Di bali ang original Ten Commandments sa sinulat ng Diyos ay nasa Ark of Covenant na nasa Heavenly Sanctuary, kaya kahit baguhin pa ng Katoliko, lalo na ang utos patungkol sa Sabat at pagbabawal sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay may di nila kayang palitan ang original tables of stone nasa Heavenly Sanctuary. According to Alvin Sanchez, ang SDA maoy makadaog ani kay ang RCC Domingo nga walay verse mabasa balaan ang gipalanginan. Okay, sabi ni Alvin, no?
Yung mananalo daw dito yung 7th day, yung SDA, kasi yung RCC daw, yung wala daw verse na mababasa na pinagpala ang Sunday, no? Okay, so sabi niya, Bonnie Bonox, Ponsalan, good PM, mga bro watching from Usamis. Go, 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 bro. Jando, okay, shout out taga Usamis. John Mark Adagundon, watching from Hagna, Bohol, good luck. Okay, so, mamaya na naman, mga reactions, mga kapatid, babasahin natin. Brother Jando from Catholic Faith Defender, ready ka na bro sa iyong 10 minutes na negative stand? Ready na bro. Okay, timer ready? Yes, ready. Okay, dahil timer is ready, Brother Jando is ready. Go ahead, Brother Jando. Ginamit niya po kanina yung Exodo chapter 20 verse 2, verse 8, pero hindi niya binasa yung nasa verse 2. Ano ba sinasabi kasi sa verse 2? Sabi dito sa ano, sa verse 2, ito, sabi nito sa Exodo chapter 20 verse 2, ayon dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Sa pag-aaral po ng Biblia, kailangan nating malaman kung sino ang kinausap, sinong nagsasalita, at kailan sinabi ang pangungusap. Kailan ito sinabi? Ito'y ginanap, wala pang Christian. Ano? Wala pang Christian. At saka, ang inutusan dito, yung inilabas sa lupain ng Ehipto, ang naguutos yung Diyos. Ano ba ang inutos ng Panginoon doon sa kanyang ipinalabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat para ipangilin. Sino inutusan? Yung inilabas sa Ehipto. Kaya nga kanina tinatanong ko, sang-ayon ba siya sa Deuteronomy 5:15, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay naging alipin. Wala pong record na ang Pilipinas ay kasama sa naalipin sa Ehipto, ano? At ikaw inilabas ng Panginoon ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo. It is ano, hindi siya plural, ang sinabihan ano, specific talaga. Kaya't iniutos sa iyo, hindi inyo. Iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino yung inutusan dito? Yung na inilabas sa Ehipto. Isang beses lang po ito iniutos ng Panginoon. Ha? Isang beses lang po at hindi na inulit pa. Malamang tinalakay ng iba, pero hindi yun ang aktual na pag-utos. Ang aktual na pag-utos ay nangyari, wala pang Kristiyano. Ngayon, ginamit niya ngayon Marcos 2:27. Ayan, ginamit niya ngayon yung Marcos 2:27. Unang-una, hindi po Christian ang kausap diyan ni Kristo, kundi yung Pariseo, ano? Basahin po natin yung Marcos 2:24. Ayon dito sa Marcos 2:24, some Pharisees said to Jesus, "Why are your followers doing this? It is against the law to pick grain on the Sabbath." Sinong kausap ni Kristo dito? Yung Pariseo, ano? Yung Pariseo, hindi po yun Kristiyano. Eh anong sinabi sa 27? Nagpaborito-paborito nila. Then Jesus said to the Pharisee, "The Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath." People were not made to be ruled by the Sabbath. Eh, yung kaibigan natin, they were ruled by the Sabbath. Kahit yung pag nagkataon na may graduation day, tumama sa Sabado, yung kanilang mga anak hindi makakapaso sa school kasi they were ruled by the Sabbath. So paa-absentin yan kahit na hindi tumanggap ng diploma sa actual na graduation day. Ganyan sa SDA. Meron na kaming kasamahan nung panahon ko na yung anak niya graduate na sana pero hindi nakapaso. Bakit? Kasi Sabbath. Ayun. So they were ruled by the Sabbath.
So, unang-una sa Marcos 2:27, Pariseo kausap at ang Pariseo hindi Kristiyano. Ngayon, ginamit naman niya yung alalahanin yung sinasabi sa Malakias 4:4. Ano bang sinabi sa Malakias 4:4? Ito, sayin natin na. Ayon sa Malakias 4:4, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautusang ibinigay ko sa kanya sa bukid ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Ano yung ibinigay doon sa bundok ng Sinai para sundin ng buong Israel? Yon ay walang iba kundi yung 10 utos, at ginamit niya kanina ang 10 utos para maggawin niyang depensa yung 9 na utos para maipalusot yung Sabat. Ano? Hindi nila kayang tindigan yung ano eh, yung Sabat kung hindi sila gagamit ng 9 na utos. Hindi nila kaya yun, yung Sabat lang, hindi nila ano yun, yung 9 na utos, hindi nila kaya yun. Ginagamit nilang parang shield yung 9 commandments, ang Sabat nasa loob, para makapasok, gagawin nilang shield yung 9. Hindi nila kaya tindigan ng Sabat na walang shield, ano? Next, yung mga apostol mismo sa Matthew 12:1-6, eh, kung babasahin po natin yan, hindi nangili ng Sabat ng mga apostol. Actually, ayon po dito sa Matthew 12, kung babasahin po natin ano, isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Hesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila, tingnan mo ang mga ginagawa ninyong mga alagad. Mahigpit niyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng Sabat. So, yung mga Christian hindi sumusunod sa araw ng Sabat. At sad to say po, ito po ay itinuro din ni San Juan sa kanyang mga disipulo. Isa sa kanyang mga disipulo, si Saint Ignatius. Ano ba ang sinabi ni Saint Ignatius patungkol dyan sa pangingili ng Sabat? Yan ba ay sunusunod ng mga Kristiyano gaya ng sinasabi nila na ang first century Christian daw, ang mga early Christian daw, yung mga Sabbath keeper? Yan ba ang nag-i-exist sa reality o exist lamang sa isip ng mga Sabadistang SDA? Basahin natin ang history. Ano ang tinuro ng disipulo ni Apostol Juan? Ano ang gawain ng mga Christian? Ito. Chapter 9 sa Letter to Magnesians by Bishop Ignatius of Antioch. Sabi ni Bishop Ignatius, if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Si Bishop Ignatius, successor yan ni St. Peter doon sa Church of Antioch. Sa Church of Antioch, unang tinawag ang mga Kristiyano na Kristiyano. At kung titingnan natin ang list of bishops of Antioch, nangunguna si San Pedro, sumunod si San Evodio, sumunod si St. Ignatius. Itong St. Ignatius na ito, disipulo ito ni Apostol Juan. Ang naglukluk kay St. Ignatius sa upuan ay isang utos na inihabilin ni San Pedro bago siya namatay. Naghabilin siya ng kautusan na kapag natapos na ang termino ni St. Evodius, ang papalit ay yung disipulo ni San Juan na St. Ignatius. At si St. Ignatius na nagsabi, ang mga Christians was no longer, ha? Early church father to, ano? Disipulo ni Apostol Juan. Ang mga Christians was no longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's Day. Yun, so they were not observing the Sabbath. Oh, ngayon, sa Israel, ang mga Kristiyano ba sa Israel, nangingilin ba ng Sabado? Eto, kuha ako ng isang video patunay na hindi nangingili ng Sabado ang mga Christian sa Israel. Anong araw daw sumasamba? Yan na. Anong araw daw sumasamba dyan sa Israel ang mga Hudyo na naging Kristiyano? Kinayin.
akin ah. Sabi ko sa linggo na bro, actually merong kwento nga dito eh. Linggo na. Sabi kasi ni ano ni Celebran na sa Israel daw wala daw ling nagsisimula sasamba ng linggo diyan, Sabado lahat. Buti na lang andiyan ka nagpapatunay. Ngayon, sino ang mas kapanipaniwala? Yun bang nandoon sa actual na Israel o itong hindi man lang nakatapak sa lupa ng Israel? Ako, mas maniniwala ako doon sa ano, sa living evidence natin doon sa Israel, ano? Andoon si Brother Jovan. Andoon si Brother Romel Tembevilla. Nagpapasa ng ano dito ng information. Kasi tinatanong ko sa kanya, sa Israel ba totoo ba yung sinasabi na ang ano, na ang sa Jerusalem there were three Sabbaths, Friday for Muslim, Sunday for Christians. Ah, tinatanong ko yun kung totoo ba. Eto, pakita ko sa inyo yung ano ha, yung okay, time. Next. Ice tea. Okay na. Try nila ang pakanya, bro. Dyan do, Daniel 725. Gitag na na sa Daniel. Gitag na na nga dunay mausab sa sugo sa Dios. Isa nila diha, bro. Pero bisag unsaon dili ka kabungkag sa kasuguan sa Dios. Restituto balyos, walang audio. Ang moderator, walang sounds. Parang okay na yata, mga kapatid, no? Okay, so kanina lang yan. So, Brother Gilier, pakanya, ready to roll out? Yes, Captain, ready. Sabi ko nga ba, okay, pakinggan natin mga kapatid from 777 Calvary Brigade, Seventh-day Adventist Church, this day defender. Brother Gilier, pakanya, kung ready ka na, go ahead. Okay, unang tanong ko sa aking kaibigan na si Sando. Ang tanong, oo o hindi?
ang Saturday Sabat ng mga Hudyo at Isday? Umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Parang may nag-iiko, bro. Okay. Ulitin natin. Time pause. Okay, ulit ang tanong. Okay, pakireset yung time, brother. Pakireset yung time. Okay po. Okay. Okay, reset it. Go ahead, brother Gilier. Okay, tanong. Kategorikal. Oo o hindi? Ang Saturday Sabat ng mga Hudyo at Isday, umiiral pa ba rin ba hanggang ngayon? Oo o hindi? Oo, umiiral pa yung sa Israel. Pero yung SDA hindi kasali doon kasi wala pang SDA nang inutos sa Israel yun. Next. So ibig sabihin, nag-exist pa pala ang Sabat? Yes, hanggang ngayon sa Israel nag-exist ang Sabat. Jerusalem has three Sabbats, Friday for Muslims, Saturday for Jewish, Sunday for Christians. Pero Christian ang topic mo. Okay, okay, follow-up question. Kung mabasa ko sa sulat sa isang reverend o father na kardinal ang Seventh-day Adventist Christian at nangingili ng Seventh-day Sabbath, Saturday, aminin mo dyan do, talo ka na. Hindi ko inaamin na talo ako kasi mabasa wala... Mabasa ko sa sulat sa isang kardinal. Objection, moderator. Hindi pa ako tapos magsalita. Okay, moderator's time. Okay, time pause ko, kapatid na timer. Meron tayong challenge question, Brother Jando. Ano yung challenge question, Brother Gilliam? Eh, sabi niya, ang isda daw, hindi daw kasama sa notusan. Eh, kung may mabasa ako sa sulat ng kardinal na sinabi ng isda ay Christian at nangingili ng Saturday Sabat at Tama, tatanggapin ba niyang talo na siya? Okay, tapos brother, na maghihinag peace niya. Meron tayong challenge question. Wala ito sa rules natin. Whether you like it or not, pwede mo itong tanggapin, pwede mo itong hindi tanggapin. Without any explanation. Bro, okay. The decision is yours. Hindi ko tinatanggap, bro. Wala sa tema yun eh. Okay, next question, bro. Next question. Salamat. Dito sa Pasyong Mahal, ang binanggit dito sa Pahina 5, Santang Iglesia, ito ba'y Kristiyano o hindi? Ang aklat ay Kristiyano. Ang aklat ay Kristiyano. Ang aklat ay Kristiyano, pero ang inutos... Okay, objection mo dito, hindi pa ako tapos. Okay, bro. Gilliar, okay. Meron tayong 1-minute rule dito, bro Gilliar, after categorical question. Pakihinahon lang. Sana uminahon siya, okay. Moderator. Okay. Hinga ka muna ng mababaw, bro Gilliar. Ang aklat okay. Po ay aklat Kristiyano, pero ang sentido pong inutusan ay hindi Kristiyano. So, ang Santang Iglesia dito sa page 5, hindi Kristiyano 'to. Ayon sa bi, inutusan dito eh. Santa Iglesia ng Dilag. Hindi Kristiyano 'to. Yes, tama po na Kristiyano ngayong aklat, pero ang inutusan hindi Kristiyano. Ang tanong ko dyan do, hindi yung aklat, yung nakasulat dito Santang Iglesyang Dilag ba? Kristiyano ba ito o hindi? Hindi yan sa Kristiyano kasi sa Biblia wala ka namang naipakita kaninang may Kristiyanong inutusan. Go. Hindi ko sabihin, yung Santa Iglesia, hindi Kristiyano to. Hindi yan Christian Church kasi sa Biblia wala ka na ipakitang may Christian inutusan. Yun ang tema, yun ang tindigan mo. Hindi Santa Iglesia ang dilag ng Kristiyano. Ang Santa Iglesia Katolika Santa Iglesia din. Pero sa amin, yung Judaism noong unang panahon na wala pang Christian, Santa Iglesia din yun. Iglesia sa ilang. Santa Iglesia din yon, pero hindi Romano Katoliko. At yon ang sinasabi sa Bibliang inutusan, wala kang nabasang Kristiyano dyan. Next. Okay, ito. Tinatanggap po ba ito? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya'y pinagdilin na talimahin at sundin ang Sabadilin. Susundin mo o hindi? Yes, ayon sa aklat, ang Sabado ay Pangilin. Sa Biblia mo ibatay, ang inutusan, Deuteronomy 5:15, yung inilabas sa Ehipto, iglesyang dilag din yun. So, kampi ka na sa tema ko dyan, do, na ikaw kasama objection. Ka muna sa susunod sa Sabado. Objection, moderator. Ka, diba? Objection, moderator.
Ang role ng ni Gilier pa kanya ay direct question, hindi mag-side comment. Okay, so okay. Bro Gilier, moderator's time. Objection time natin, Mr. Timer. 6 minutes and 51 seconds remaining for the okay, 6 minutes and 51, so mahaba-haba pa. Bro Jando, yung tanong niya Bro Jando, ano 'yun? Bro Gilier? O yun, sa ngayon question na lang kay medyo paano siya na decompose sa akin. Next question. Objection, objection. Sandali lang Bro Gilier. Alam ko man tanong yun, no? Alam ko man tanong yun, baka hindi lang nakuha ni Bro Jando, kaya pinapaulit ko sa iyo. No, kasi alam ko man kasama yun sa cross examination. Okay, ano yung last question mo Bro Gilier? Next question ko na lang kasi naawa ako. Wala na tayong side comment na ganyan. Next question. Okay. Okay, go ahead. Good. Okay. Sinabi mo kanina, Brother Chando, na sa Marcos 2, ay sabi ng mga Pariseo na sila ay lumalabag sa Sabat. Sino ba papakinggan mo? Pariseo o si Kristo na practitioner sa Sabat? Tagot. Okay, pareho silang tinatanggap na nagkasala, na mali, hindi tugma sa Sabat yung ginawa ng mga apostol. Ang deklarasyon lang ni Kristo doon, hindi nagkasalang mga apostol, kahit alam ni Kristong nilabag nga ng apostol ang kautusan ng Sabat. Ibig mo bang sabihin, kinakampihan nila ang pagkakamali ng mga apostol? Tama o mali? Kinakampihan nila ang pagkakamali? Itong sagot ko, gaya na sinasabi. Tama na yun nga, nilabag ng mga apostol ang Sabat. Kaya nga sabi ng mga Pariseo nagkasala, pero para kay Kristo hindi nagkasala ang mga Kristiyanong lumabag sa Seventh Day Sabat. Okay, ito yung tanong ko. Si Kristo, hindi siya nagkasala nung nilabag niyang Sabat? Ayon kay Juan, si Kristo'y pinapatay kasi sinira niya ang araw ng Sabat. Yun ang mapabasa. Okay, salamat sa sagot. Kung mabasa ko sa sulat ni Reverend Father Paulo Perlo na hindi sinira ni Kristo ang Sabat, tatanggapin mo dyan doon, natalo ka. Reverend Father, ang kukontra sa iyo. Okay, napakagandang tanong. Yung tinutukoy na Reverend Father na hindi niya sinira ang araw ng Sabat at sinabi sa Biblia na sinira niya ang araw ng Sabat, yung hindi sinira, yun ang nasa Israel hanggang ngayon pino-observe ng Israel. Hanggang ngayon ino-observe ng Israel yun, yung Sabat na yun. Ano? Pero yung ginawa niya, pero yung objection, hindi pa ako tapos. Objection moderator. Pwede ba pakalma? Yes, go ahead. Pwede ba pakalmahin mo yan si Gilier, kasi masyadong nagsasalita pa ako. Okay. So, mga debaters, no? Isa-isa lang tayo dito, isa-isa lang. Hintayin natin yung timekeeper na magsabi ng time. Okay? Hintayin natin yung timekeeper. Kasi hindi man ako timekeeper ngayon, purely moderator ako. So, yung timekeeper ang may authority ngayon na magsabi na time. So, objection time, brother, timekeeper? Okay. 4 minutes and 32 seconds remaining. Okay, so you still have 4 minutes and 32 seconds, brother Gilier. Mahaba pa yung katanungan to. Go ahead, brother Jando. Okay, yung sinutukoy doon na hindi sinira ni Kristo yung araw ng Sabat, yun ang sinusunod ng mga Israelita hanggang ngayon. Ang ibig sabihin ng Biblia doon sa sinira niya ang araw ng Sabat, hindi applicated kay Kristo yung Seventh Day Sabat. Yun ang ibig sabihin doon. Ibig mong sabihin, Brother Jando, si Jesus masunurin. Hindi sinira ang Sabat. Hindi bro. Mali bro, mali. Mali bro, si mali. Okay, time. Sasagot pa ako. Okay, moderator's time. Bro, hindi ako nakapagpaliwanag. Sinasabayan kasi ako. Okay, moderator's time. Question brother Gilier. Yun ba, klaruhin ko ito kahit medyo na pansya dito eh. Ito, klaruhin ko ah.
sino ba ang pakikinggan mo doon, Jando? Yung pariseo na sinira ni Jesus yung Sabat? O, hindi pa rin sinira ni Jesus yung Sabat? Ano bang tama doon? Ang hindi sinira ni Kristo na Sabat, yung ino-observe ngayon sa Israel, pero sa sentido na sinasabi sa Biblia na sinira niya ang Sabat, si Juan ang nagsabi noon, hindi pariseo, ano? Yung sinirang Sabat. Kasi si Kristo has authority over the day of worship. The Son of Man has authority over the day. So hindi siya pwede sumailalim o maging masunurin kasi higit siya. He has authority over the day of worship. So hindi siya ilalim. Huwag mong ipalitaw na masunurin siya. Okay? Okay. Paano ang question? Nakakalito. Sabi ninyo, sinira ni Kristo yung Sabat. Yes. E ngayon, pinapakita mo na ngayon, masunurin pala siya. Hingili ng Sabat. Saan ba talaga ang stand niya dyan? Sinira niya ang Sabat? O nangingilin? Kung hindi siya, kung hindi niya sinira, bakit hindi kayo nangingilin ng Sabat? Ito po sagot ko, ito po ang sagot ko, sabi mo bakit? Itong sagot ko, ayon sa Juan 5:18, hindi kami ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan si Apostol Juan. Sabi ni Apostol Juan, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, hindi kami nagsabi si Apostol Juan, ano, huwag mo kami pagbintangan. Oh, si Juan ang nagsabi, hindi kami. So ibig mo sabihin, si Juan may planong batuhin si Kristo? Tama ba po? Objection moderator, lumabas sa topic. Lumabas sa topic. Moderator's time. Yung rule number 10 natin, lahat ng katanungan ay naaayon lang doon sa tema natin. Ibig sabihin noon, napamahayag man yan o wala, basta yung katanungan natin naaayon lang sa ating tema. Okay? Continue, okay. Brother Gilier. Objection time. Ano oras? Are time remaining? Brother moderator, brother timer? 2 minutes and 14 seconds remaining for the negative okay. Side. Bro timer, paki-alarm if nasa 1 minute and 30 seconds na tayo or less than 1 minute and 30, paki-alarm ako. Okay po. Maraming salamat. Continue, Brother Gilliam. Okay. Ang aking tanong, Brother Jando, naniniwala ka pala na si Juan ang namaratang na si Kristo ay hindi nangingili ng Sabat dahil sinira niya ito at si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Tama ako, mali? Mali, wala akong sinabing ganyan. Ano? Clear? Tumigas ka. Sabi mo kanina, ang nagsira ng religion, so naniniwala ka pala na si Juan ang may balak na sinabi, at nagsabi kay Kristo na siya ay sinira niyong Sabat at hindi galing sa Diyos. Oo, hindi. Tinatanggap ko na si Juan ang nagsabi. Hindi namamaratang si Juan. Ano yun? Galing sa Diyos si Kristo din? Galing sa Diyos? Moderator's time, no? Moderator's time. Bro Gilier, wag mong dadagdag aputol-putolon yung tanong mo. Kasi pag nagtanong ka, sumagot si Jando, then may tanong pa pala, parang malilibog na tayo niyan, no? Malilibog tayo. One whole question para sagutin ka ni Bro Jando. Moderator, okay. Moderator, yes. Pasagutin ko yun, naintindihan yes. Ko yung sinunod niyang tanong, kasagutin ko diretsyo. Sandali, ano lang natin, ipa-reconstruct na lang natin, bro, no? Ipabuo natin para for the sake sa mga nakikinig. Kasi baka maraming magka-misinterpret. Bro Gilliam, buong tanong sa pinutol-putol mo na mga tanong, pakibuo. Sige na lang, pagbigyan ko na lang si Brother Jando kasi mahal ko naman yan. Ibang question na lang. Ulitin mo yung bro, maganda yun. Ulitin mo yun, bro. Bro Gilliam, sandali. Pinapaulit nga sa'yo. Ulitin mo yun, huwag mong palitan. Hindi, ulitin mo yun. Ulitin mo yun para mapakita natin. Okay, so... Okay, proceed na tayo. Dito sa... kasi nawa ko dyan, kaibigan ko yan eh. Sige, page 84. Sabi dito, the Seventh-day Adventist, also known Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Brother Jando, tanggap po ba itong sinabi ni Reverend Father Perno o hindi?
Okay, totoo yung sinasabi ni Reverend. Kaso nga lang, hindi kayo... Objection, moderator. Objection. Yes, pwede ba? Pakalmahin yan si Gilier kasi nagsasalita ako, sumasabay. Sa pagkakaalam ko po kasi yung kanyang klaseng ugali, kabastusan yan, di ba? So, okay, bro, Gilier. Ano lang tayo, bro, Gilier? Kanyang isa-isa lang, no? Isa-isa magsasalita lang. So, hindi natin kakalimutan na ang rule number 5 natin, ang rule number 7 natin is this is a religious debate. So, dapat yung religious essence nito dapat manatili. Okay? So, yes, Captain. Okay, so after mong sagutin yan, Brother Jando, last two questions na lang, Brother Gilier. Go ahead, Brother Jando. Okay. Totoo na ang Seventh-day Adventist nangungopya, kinokopya lang nila, nangingilin sila ng Sabat. Pagkopya yon, iba yung pagkopya sa inutusan talaga, ano? Kaya ang tema mo kasi is for Christian. For sila inutusan is for Christian, yun ang tema mo. Wala kang sinabi sa tema mo na ang Sabado kinokopya ng Christian. Iba yung kumukopya lang sa talagang inutusan. Stick ka sa tema mo, Brad Gilier, huwag kang lumabas. Oy, panyo na. Ano 'yon? More panyo na yung out of panyo ng sinasabi. Okay, ito. Last two questions. Last two questions, yes. Last two. Okay. Brother Jando, dito sa Lucas Abe, itong Kristo na pumapasok sa sinaguga bawat Saturday, ito ba yung Kristo na sinusunod mo? Oo, hindi. Objection, moderator, out of topic. Ang topic niya, Sabbath is for Christian. Hindi kung Sabbath keeper ba si Kristo o hindi. Objection, moderator. Okay, bro. Bro Gilier, okay, moderator's time. Bro Gilier, you still have two questions. Paki-reconstruct na lang, Bro Gilier. Reconstruct your question. Okay, reconstruct natin kasi mahal natin, patigan natin. Ito bang Kristo na pumapasok sa sinagoga every Saturday? Ito ba yung founder mo, Brother Jando? Ganun pa rin. O sige, oo. Sagutin ko na lang kahit out of topic. Ay, salamat. So Brother Jando, naiwala. Ang topic pala ngayon, sumusuporta ka pala sa topic ko. Hindi, kasi ang pinasukan ni Kristo doon, sinagoga yon. Ang sinagoga ay house of worship ng Judaism, hindi ng Christianity. Pero tinanggap mo na eh. Okay, time. Wala nang oras, bro, Gilier. Last question na yan, bro, Gilier. Maraming salamat. Wala na, bro, Gilier. Tapos na yun, tapos na. Dalawang, nagbigay na ako ng two questions. No? Ubus na ang last two questions mo. Okay, maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria sa lahat ng sagot sa mainit na katanungan na ibinibato ni Brother Gilier Pacanya ng Seventh-day Adventist Church, founder ng 777 Calvary Brigade. Sabi ng mga kapatid natin dito sa katotohanan ay ating pag-usapan sa Eye of Life YouTube. Okay, sabi ni Philippine Bible Society, Godfather, in Jesus' name, enlighten the mind and heart ng katunggali ni Brother Jando. Pa-shout out po, kamatuuran, watching from Antipolo. Shout out sa taga-Antipolo. Lahat ng taga-Antipolo, shout out po sa inyo. Good afternoon po sa lahat. Pa-shout out po, kamatuuran. Okay, sabi ni Philippine Bible Study. Lord, I pray, bro, Jando, the light of your grace, wisdom and knowledge and understanding. Anoint him and guide him by the power of the Holy Spirit. Amen. Okay, so, okay. Strawberry Naomi, let the light of the Almighty God covers all the darkness today. In Jesus' name. Ito yung mga magagandang mga mensahe. No, hindi ito yung mga magaganda. Ito dapat yung mga religious essence na mensahe na babasahin natin. Florencia Valdez, puro kamatuuran, pa-shout out naman from Usami City. Okay, from Usami City. Good afternoon sa inyong lahat dyan, no? Si Srita, okay.
So punta tayo sa puro kamatuuran. Dito medyo mainit yung mga talakayan dito, yung mga kapatid natin. Okay, sabi ni Anthony Danghil Pangas, Pangasian, naunsa naman ni si Gilier. Okay, Jen Evi, talo na ang SDA, Brad. Okay, Eli Kim Isikel, talo na ang CFD. So ano ba talaga? Jen Evi, ayaw niyang ulitin kasi alam niya masasagot sinong talo. Okay, sabi ni Jen Evi. Guru Britero Nilo Sinlaw, huwag ka nang maawa sa amin. Okay. Wala talaga sa ayos si Gilier pa kanya. Lasing talaga, sabi ni Dinmar Santiago. Okay, so i-announce ko lang, no? By April 30, Brother Gilier, yung debate ninyo ni Brother Dinmar, I think. No? Sige. So, sige, Okay, naudlot na debate ni Brother Gilier at saka ni Brother Dinmar Santiago. Abangan niyo po yan, live pa rin yan sa Puro Kamatuuran by April 30, Friday, no? 1 p.m. So, titindig si Brother Gilier na papatunayan ni Brother Gilier na si Mrs. Ellen G. White ay isang tunay na propeta ng Diyos according to Bible and standard references. Abangan natin yan, mga kapatid, no? Okay, so okay, Bongbong Barinas Solete, moderator, pabisayaan na lang na sila kay murag di kasabot Tagalog ng mga SDA. Okay, na kaintindi naman, Brother Bongbong. Okay, relax lang kayo diyan, ha, yung heart natin mga kapatid. Hinga ng malalim, inom ng tubig, gising ng maga. Jonard Bistal Calbonero from Catholic Crusade Ministry. Walang logic talaga ang okay. Okay. Okay, go ahead. Ang tubag sa CFD, bugnaw kaayo, murag halo-halo. Matod pa ni JB Asilo. Okay, wala na, hindi marunong sumagot itong CFD according to Elikim Isra Isikel. Okay, so maraming salamat, brother, mga kapatid, sa inyong mga komento. At doon natatapos ang ating first part sa ating debate. Ngayon, diretso na tayo sa ating rebuttal. 5 minutes lang ang rebuttal natin. Timer, pakiset sa 5 minutes. Kasi meron pa itong cross-examination after sa 5 minutes na rebuttal ni Brad ng mga debaters. From the 777 Calvary Brigade, Brother Gilier Pacana, isang defensor Adventista. Ready na, bro, sa iyong 5 minutes rebuttal? Okay, fire when okay. Ready, Brother Gilier. Salamat, Kapitan. Pinapakita ng ating katunggali na si Brother Jando Alabado ng Adventist hindi Christian. Pakinggan natin ang sinabi ng Cardinal James Gibbons dito sa kanyang Catholic Mirror, September 23, 1893. Sabi dito sa page 5, "The Seventh-day Adventist is a Christian's new miracle view." Wala na. Pagkalaban na kayo ni Cardinal James Gibbons. "Have also selected the same day. The Israelites and Adventists both appeal to the Bible as a divine command, persistently obliging the strict observance of Saturday. But the Adventist who is Christian," inulit ko naman itong kasabi, "accepts the New Testament on the same ground as the Old." So hindi tinanggap kasi ng New ng mga Hudyo. So mga kapatid, sabi pa ni Cardinal James Gibbons that the Seventh-day Adventist is correct. Cardinal yung ito, mga kapatid. O ano pang palagmo dyan, Virgin, doon na dineclare ni Cardinal James Gibbons ng SDA is Kristiyano. At tama, Saturday keeper ang SDA, wala siyang palag doon. At saka, sinabi yun, nangupya kami, kailan? Pero ka bang standard reference yan na the SDA copy? Namamaratang ka, Brad. Ang tawag yan, plagiarism. Sinasabihan mo ang mga SDA na plagiarize. Bakit? Lahat ba, bakit ikaw, hindi ka ba naman nakaranas ng plagiarism? Kumukupya-kupya ka? Sa totoo lang, Brad Jando, the story of Vincent Ramek, isang attorney. Anong sabi niya tungkol kay Mrs. White? "The writings of Mrs. White past move me. Let all the people around the world should know her writings. Her writings putting the people coming back to Christ." Imagine, pag mabasa mo doon yung sulat ni Mrs. White, babalik ka kay Kristo, babalik ka sa Biblia.
Hindi mayabang si Mrs. White. Wala kang mababasa. Ako, propita. Ako, propita. Mas mayabang pa ang mga Santo Papa. Santo ko lang. Gusto ko, itima mo yan dyan doon yung mga Santo Papa mo. Kasi adami ko ibigay. Objection. Balik tayo dito okay, sa kwan. Okay, objection. Go ahead. Patunayan ko na. Objection. Wait, sandali, sandali. Objection. Okay, objection. Objection. May objection. Brother, meron tayong objection. Okay, objection. Takitime pose, brother, brother Jando. What is your objection? Ang objection ko po, hindi dahil nasaktan, ano, wag mong dagdagan. Nag-objection ako kasi lumalabas ka sa paksa mo. Kung ayaw mo pala ako mag-objection, wag kang lumabas sa paksa mo. Okay, moderator's time. Okay, rule number one. Okay. Sandali, sandali. Objection, sandali, moderator. Mahilig yes, siya yes. Mahilig siya mag-side comment ano? Brother Gilliard, okay. Hindi uubra 'yan, yung taktikang 'yan, direct sa okay, iyong okay. Topic. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Ibigay ko na yung time sa iyo. Sandali, kunin mo yung time ko. Sandali, sandali, Bro Gilliard, no? Sandali, Bro Gilliard. I need ka na okay. Time, 'di ba? Oh, kunin mo yung time ko. Saktan ka eh. Okay, moderator's time, moderator's time. Meron tayong rule number 1 saka meron tayong rule number 2. Yung rule number 1 natin, focus lang tayo dapat sa tema. Yung talakayan natin dito, yung lahat ng pag-uusapan natin natin dito, focus lang tayo sa tema. Well, hindi na dapat natin kumabot. Ang tema eh, ang ingay naman niya. Parang ayaw sandali, niya ako sandali, 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 Bro Gilliard. Bro Gilliard, sandali, Bro Gilliard. Okay, relax ka lang dyan, Bro Gilliard. Naiintindihan kita. Relax ka lang. Siya ang hindi relax. Okay. Siya Bro Gilliard. Siya. Bro Gilliard, last warning, Bro Gilliard. Papatayin niya to, mami. Papatayin niya to. Bro Gilliard, last warning, Bro Gilliard. Mamute ka talaga, Bro Gilliard. Sandali lang, ha. Okay, so rule number one, no? Focus lang tayo sa tema. Yun ang ano natin. Focus tayo sa tema. Lahat ng pamahayag natin from affirmative presentation, negative stand, rebuttal, etc. pati sa final stand, lahat yan covered yan ng rule number one. Focus tayo sa tema. Lahat ng argumento natin sa tema lang hindi dapat tayo pumunta pa sa kay propeta si Ellen G. White, sa Santo Papa, whatever. Basta dito lang tayo sa ating tema. Rule number 2. Pag sinabi ayaw ng moderator's time, yung rule number 2 natin, igagalang natin yung moderator. No, huwag tayo mag-ano. Moderator, pag sinabing moderator's time, tahimik na. At saka rule number 7. Sandari, Gilliard, sabi ko religious debate dito, kaya yung religious essence dito, dapat manatili. No? So, Defensor Adventista ka man, relax ka lang diyan. Okay, wag kang madala sa wag mo pairalin yung ano natin, yung emotion natin. Okay? So, time remaining timer 2 minutes and 35 seconds time remaining. Okay, so direct to the point, Brother Gilliard, 2 minutes and 35 seconds. Go ahead. Okay. Itong katunggalik ko, hindi na to na. Dati daw siya stay, hindi siya nagtuturo sa Sabat. Pakinggan natin ang Biblia. Ezekiel 22:26, ang mga pare nila hindi sumusunod sa utos ko, nilapastangan ng mga bagay, tinuri kong banal, para sa kanila walang pagkakaibang banal, malinis na marumi, at hindi nila sinusunod ang pagsasagawa ng kabanalan sa araw ng Sabat. Hindi nila ako iginagalang. Anong tawag dito sa kanila? Ganitong klaseng mga ngaral? 27, sabi nito, sila ay parang mga lobo lumalapa ng biktima. Anong sabi sa Philippians 1:1-3? Beware of dogs. Kasi sa Revelation chapter 22 verse 13 to 16, ang mga aso ay di papasok sa karya ng langit. Kasi mag-ingat kayo sa mga ngaral na ganito. Wala nang sapat, ingat kayo dyan. Hindi nga niya kayang ikuan eh. Hindi nga niya kayang panindigan eh. Sabi niya, mali si Kristo. Sabi niya, hindi sinira. Hindi mo maintindihan. Litong-lito itong katunggali ko. Anong sabi, anong talata ibigay ko sa kanya? Ikalawang Pedro, Diyos, 20, sabi dito sa 20. Ipinangako nila na kalayaan ng mga hikayat sila, pero sila mismo ay mga alipin sa kasalanan. Magpapahamak sa kanya sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Ang mga taong nakakakilala na kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas at tumalikod na sa kasamaan ng mundo, ngunit at itinapon ang banal na kautusan, masahol pa sila sa dati nilang kalagayan. 1 minute. This is a warning sa mga magbabackslide.
at itirahin mo ang Sabat ng Panginoon kasama yun sa banal na utos na i-reject mo. Anong tawag sa kanila? Sila'y mga aso'y kumakain ng suka at baboy kahit linisan mo, babalik sa pusali. So, that's why dineclared ko ito Operation Bulldog. Kasi mga patid, huwag natin pakinggan ang mga bulldog mga patid. Kasi ililihis ka sa katuwanan, mawawala ka sa landas. No? Hindi papasok sa karya ng langit yung mga yan. Oh, Philippians 1 verse 1 to 3, mga aso gumagawa ng kasamaan. Ano ang kasamaan? Kasalanan. Ano ang kasalanan? Paglabag sa kautusan. No? Imagine kung maintindihan yung argumento niya mga kapatid. Hindi niya makayang gibain ang Saturday na nag-exist pa rin ngayon. Inangkin niya, nag-exist. Sinabi pa niya, hindi Kristiyano ang Seventh-day Adventist. Pero anong nangyari? Yung Cardinal James Gibbons kumampi sa amin na ang SDA is a Christian sect. So, Mr. Jando. Time. Okay. Yes, maraming salamat, Brother Guillier Pacanyan ng Seventh-day Adventist Church. At saka isang defensor Adventista ng 777 Calvary Brigade. Okay, so basa muna tayo ng konti ng mga ano natin. Sabi ni Johnard Bistal Calbonero, congrats CFD. Hindi ka lang nanalo sa debating ito, pati sa pag-uugali, nanalo ka rin. Okay, so sabi ni JB Asilo, Luoy, kayo CFD, kay kauban mandiay na sila sa mga pareseyo. Okay, so sabi ni Alan Laksina, Lina, nastan daw, relax lang Gilyar, wala kang GMRC. Okay, yaga-yagaon man niya itong SDA karon ay matod pa ni Anthony Danghil Pangasyan. Lahi man di ay ang baruganan sa mga CFD kung ilahang libro, no? Matod pa ni JB Asilo. Okay, God bless sa lahat. Pa-shout out from Masbate, Junil Torres. Okay, okay, so ganina na siya. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So, Brother Jando, ready na, Brother Jando to cross? Yes, bro. Timer, 5 minutes, ready? Wait lang po, 5 minutes, ready. Okay, 5 minutes, ready, go. Brother Jando from Catholic Faith Defender, Team Maria, go ahead when ready. Unang tanong, Brother Gilliar, hawak mo ba ngayon ang sinasabi mong Cardinal Gibbon, September 23, 1893? Ah, nandito hawak ko. Maaari mo bang ipakita sa amin para makita ko rin? Okay, ito ha. Na. Inayos ko na to. Ito. Lumang kanyan, magazine. Catholic Mirror. Maaari mo bang i-send yung picture ng sinasabi mong pahina na sinasabi ni Cardinal Gibbons na tama ang SDA? Okay, ito. Maaari mo bang i-send kay Roland Parts para i-send sa akin? Okay, time pause tayo, brother. Time pause tayo, timer. Wait lang. Saglit na muna. Bigyan natin ng 2 minutes si Brother Gilliar to send. No? Yung paano may send? Wala ko isang telepon eh. Ah, okay. Wala. Ah, wala. Wala siyang maipakita, no? So, palitan ko. Oh, yan o. Klaro niyan. Hindi mabasa, bro. Okay. Next question. Okay, time resume, go ahead. Meron mabasa. May na ako ngayon. Okay, go ahead. Hindi niya pwede sabihin, hindi mabasa ito. Ito, Mr. Jando, hintay ka. Ang sinabi ko, wala ka may pakita kasi hindi mo kayang i-send. Okay, ha? Hindi lang maklaro masyado eh. Oh, yun nga eh. Pwede picturean, brother Pard? Oh, picturean mo. Picturean mo. 2 minutes. 2 minutes for okay, brother Gilliar. Hindi mabasa, bro. Salita na hindi mabasa. Okay, next question. May sinabi ba... next question. May sinabi ba ko kanina na ang SDA ay hindi Christian? Ibig mo ba sabihin, Christiano ng SDA? Hindi. Sumagot ka. Rule mo sumagot, hindi magtanong. Objection, moderator. Objection. Moderator's time. Bro, Gilliar,
wag mong sagutin ang pasagot din. Okay, so under cross examination ka, sagot ka lang bro Giler, no? Pero yung sagot mo dapat hindi rin patanong. Okay, walang dumdum patanong sa dulo. Okay. Okay, go ahead. Ulitin ko yung tanong. Okay, time pause. Timer, pakitime pause kasi ulitin ang tanong. Go ahead, go ahead. Okay, ulitin ko yung tanong. May sinabi ba ko kanina na ang SDA hindi Christian? Okay, yes. Time resume. Ang sabi mo kanina, ito ang sabi mo ha? Ang SDA, nangupya lang. At hindi nababali daw po sa history. Nangupya lang kami. Okay. Hindi mo sabi, hindi kami Christiano, sabi okay. Mo. Okay. Napatunayan ito sabi natin, isang minuto pa, eh, nasapalpal ka ng cardinal mo na SDA pala, Christian. So, kung Christiano SDA, nangihili ng Sabbath, Saturday, ibig sabihin, meron pala Christiano nangihili ng Saturday, Sabbath. Okay, sunod na, na tanong. Yung topic mo for Christian, ibig sabihin ba nun inuto sa Christian? Yes, kasi una, ang okay. Sabbath ay para sa mga tao. Ang Kristiyano tao na dyan doon, hindi na iro. Hindi yan aso, hindi unggoy, hindi yan baka. Kundi ang Sabbath ay para sa tao. Ang Kristiyano, tao. So therefore, para sa kanyang Sabbath. Pero kung may mabasa ako, may Kristiyano na nagsamba sa panahon ng Sabbath, aminin mo dyan doon, talo ka. Objection. Okay, so moderator's time. Masyadong okay. makalimutin si ano moderator si Gilier. Rule ang okay, ang tungkulin niya ngayon okay, mag moderator. Ang tungkulin niya ngayon okay. Sumagot. Sandali Gilier. Okay, may unang nag-objection. Hintayin mong ma-acknowledge ko yung counter objection mo. Lagi makalimutin si Brother Gilier. Lagi niya nakakalimutan na ang rule niya sumagot, hindi magtanong. Yes, okay. Bro Gilier, counter objection? Okay, counter objection ko po. Bakit masyado na siyang namimersonal sa akin? Okay. Sabi niya nakakalimut ako. Okay. Ayun lang. Kalimutan ko daw. Moderator's time. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Gilier, yung under cross examination ka, wala ka sa position para mag-counter cross challenge question or to have another cross examination. So, mamaya ka pa, Bro Gilier. Mamaya na yung cross examine, yung challenge question mo sa time mo during mag-cross examine ka sa kanya. Okay? So, sagot ka lang, Bro Gilier, kasi 5 minutes lang to, Bro Gilier. Isang pamilok lang ito. Ha? Okay, so time remaining, brother timer. Okay. Ginamit mo kanina, ngayon, sabi mo, ang SDA, nangingili ng Sabado. Tanong, kailan inutos ng Panginoon sa SDA na mangili ng Sabado? According sa Biblia, sagot ako, huwag ka muna mag-object ha. Unahan na kita. Ang sabi ng Deuteronomy 29, Inse, kasama ang absent doon sa kanyang kasunduan at kautusan. Therefore, ang SDA absent doon kasama at ang SDA tao, mga grupo ng mananampalataya na tao ayon sa Marcos 15. So, ang SDA hindi hayop. So, ang Sabat para sa SDA. Sagot ang tanong, kapatid! Ibig mo bagang sabihin na sa Deuteronomy 29:15 may SDA na? Kasama nga doon sa absent eh. Kasama sa absent, ulitin ko. Ang absent, wala doon, pero kasama na sa kautusan. Ang mga SDA, Kristiyano, at iba pang mga taong gusto sumunod sa Diyos, mga hintil, kasama doon, dyan doon. Okay. So, tinututulan mo na ngayon yung sinasabi ng inyong manual na ang SDA nagsimula 1860. Ha? Tinututulan mo na ngayon ang sinasabi ng inyong manual, inyong fundamental belief ng SDA nagsimula 1860. Tutol ka na doon kasi ando pala sa Deuteronomy may okay, SDA na pala. Mag-object na naman ako. Yes, yeah. Go ahead. Kung magtanong siya, no, magtanong ako, ang dami niya sinasabing out of topic. Ngayon, out of topic na taon to. Objection, moderator. Objection. Sagutin ko pa rin yan. Yes, counter, yes. Counter. Sagutin ko pa rin yan. Moderator, counter. Objection, moderator. Nagigaw siya ng landas.
Moderator, counter objection, go ahead. Ang counter objection ko po, pinapalitaw niya kasi na sa Deuteronomy 29:15 kasali ang SDA sa inutusan. Kaya tinatanong ko sa kanya, tutulan ba niya na mali yung sinasabi na 18 cities lang simula? Kasi okay, sa Deuteronomy nandun na pala, so hindi siya out of topic. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Jando, paki-reconstruct na lang yung tanong kasi about na ito sa history ng Seventh-day Adventist. Mm-hmm. So yung topic natin is about Sabbath. So proceed na lang tayo, Bro Jando. Okay. Paki-reconstruct na lang yung tanong. Okay. Okay. Time remaining, timer? 1:22. Okay, last two questions, Bro Jando. Last two questions. Ginamit mo kanina, Brother Gabriel, ang Ezekiel 22:26. Tinatanggap mo ba na ang mga paring tinutukoy dyan ayon sa verse 24 ay sa Israelita o hindi? Israelita, pero sinunod ng Katoliko. Ayan. Okay, sunod. Kasi hindi na kasi kayo nagtuturo about sa Sabbath. Wala nang pinagkaibang malinis at marumi. So, ginawa niyong idol ang mga pare dyan. Sinunod ng mga pare ninyo. Nasagot ang tanong. Next question. Ginamit mo kanina, beware of dogs. Tinatanggap mo ba sa Isaiah 56:11 na ang aso ay mga pastor? Ang mga aso, kapag kahit pastor ka, may mga pastor sa ibang denomination na hindi na nangingili ng Sabbath, kasama sa pare iyon, ang mga pare magkasundo sila. So yan ang sagot ko. Kami, pastor kami, pero nangingili ng Sabbath, hindi kami pasado sa kalatan yan. Yan ang sagot ko. Hindi kami pasado dyan, pero may mga pastor na Linggo at ayos sa Sabado, sinisira nila, kagaya ng mga pare ninyo, kagaya mo rin, kasama kayo doon. Okay. Maraming salamat, Brother Jan Aguilar Pakanyan ng 777 Calvary Brigade. Isang defensor Adventista sa mga sagot, no, sa pagsagot sa mga maiinit na tanong galing kang Brother Jando ng Catholic Faith Defender. Okay? According to Jerry Maka, kini maoy usa ka adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo. Ang pagkasakito ninyo ang inyong mga kalag kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan, Leviticus 16:31. Okay, so announce ko lang mga kapatid, yung ano pala natin, yung meron pala tayong magsisimula na ang throwback memory, no, ng puro kamatuuran. May bagong programa tayo na gagawin. Lahat ng mga past debate natin since COVID, siguro mayroon ng more than 2 years, i-live natin ulit, no. May debate kami dati ni Brother Gilier, matagal na yun, mga isang taon na yun, so kasama yun. So lahat ng mga noong hindi pa nagsimula ang puro kamaturan, meron na kasi kaming religious debate, kaya lang hindi pa formal na nasa page, pero recording pa lang kasi medyo hindi pa uso noon ng live, no. Wala pang Zoom that time. Okay, so abangan nyo lang every Tuesday and Thursday 1 PM yung ano natin, yung bagong programa natin, yung mga throwback debate natin. So balikan natin yung mga past debate na mga magandang nangyayari sa debate. Okay, so Onet Hernandez, good morning, watching from Milan. Sana po Tagalog para maintindihan. Yes, naka-Tagalog kami, Brother Onet. God bless Brother Jando, fighting Maria and with a humble heart. Okay. Alja, Bro Alvin, at Bro Alvin, relax lang. Kay tinuod baya Sunday Sabbath ang mahugaw radyod baya permit topic ninyo sa topic. Okay. Miff Felicity Piamonte, lasing si Gilier. Okay. Hindi po siya lasing, ma'am. No? CFD ra palahubog ipahid sa SDA. In general speaking, palahubog ang okay, dili po na pwede, no. Okay. Watching from Maigo, Lanao del Norte, go, Bro Jando Anthony Danghil, Pangasinan. Pangasian. Okay. Wow, good luck, Bro Jando, praying for you, wisdom of ICC. Okay, maraming salamat. Okay, may pahabol si Brother Denmar Santiago. Ang Israelita ay inutusan mangili ng Sabat upang ipaalala na sila'y naalipin sa Ehipto. Binigyan ng Diyos ng kaisipan ang tao.
na pagkatapos na pagkaalipin ay may isang araw na namang pahinga, Deuteronomy 5:15. Okay, maraming salamat, Bro Dinmar. Okay, so Brother Gilier, where are you? Oh, no. Okay, napaday. Nawala mo ko sa akong screen. Okay, so from negative stand na pala. Brother Jando Alabado from Catholic Faith Defender, ready na for 5 minutes rebuttal? Yes, bro. Go ahead, brother. Go ahead. Ito, may sinabing si Gilier pa kanya na sinabi ko raw na hindi Christian ng SDA doon sa sinabi kong nangungopia sila. Mali. Kung ganyan pala ang pagkaunawa, ibig sabihin, hindi niya nalalaman yung kanyang mga pinadaldal kanina pa, no? Ang sinabi ko, ang SDA nangungopia lang. Wala akong sinabing hindi Christian kasi alam ko ng SDA is a Christian denomination. It is not a Christian religion, it is a Christian denomination. Nangungopia lang. Ginamit niya kanina, 29:15. Kung babasahin natin yung sinasabi niyang Deuteronomy 29, simulan din sa 14, sabi sa 14, hindi lamang sa inyo ginagawa ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo rito kasama natin sa araw na ito, sa harap ng Panginoon nating Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. O mga anak nila, no? Kung sa Tagalog pa, sa magandang balita pa, hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto. Buhay natin sa Ehipto. Sino ba yung tinutukoy dito? Mga Israelita. Oh? At sa mga bansang nadadaan natin sa ating paglalakbay. Oh. Kun, at ang kasunduan ito hindi lamang para sa ating narito ngayon. Sinong kausap dito? Ni Moises, mga Israelita, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. So, Israel pa rin, ano? So, nasa, hindi mo tunong kay absent. kaya pala hindi sila makasabay kasi absent. Nakakatawa yung sinabi ni Brother Gilier, ano? Unang-una, yung 29:15, wala siyang kinalaman dun. Ang nasa 29:15, tumutukoy sa Israel at sa mga anak ng Israel. Wala ngang lahing Israelita tong si Gilier. Kung maglagay yan ng resume, nationality yan, Filipino, hindi Israel. Hindi rin siya half Israelite. So wala talaga siyang connection, ano? Pero gumagamit siya ng mga talata, puro out of context. Sinabi niya kanina, ayaw niyang ibalik yung tanong niya tungkol doon sa si Kristo daw sumunod sa utos. Ayaw niyang balikan yon. Bakit? Ayaw niyang ibalik yung tanong na yun kasi babasahin ko ang inutos kay Kristo, hindi pangingili ng Sabat. Jes 18 ng Juan, sabi dito, walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang utos na kanyang tinanggap, hindi mangili ng Sabat. Ha? Ngayon, ginamit niya ngayon kanina ay Lucas 4:16, ano? Yung Lucas 4:16, sinagoga 'yon. Ano ba yung sinagoga? Simbahan 'yon ng mga Judaism. Ito sabi dito, dictionary.com, synagogue, a Jewish house of worship, often having facilities for religious instruction. The Jewish religion, Judaism. So si Kristo pumasok sa Judaism, hindi sa Christian. Ngayon, ginamit niya, beware of dogs. Natawa ako dito sa beware of dogs. Ang pinapakita ng Biblia na ang dogs, pastor. Kaso si Gilier, meron tong pastor eh. Sa amin pare. Ito ngayon, sa Ezekiel 22:26, gumamit siya doon para patunugin yung pare. Ang hula, hindi yung hula eh. Actually, hindi yung hula yun, ano? Hindi yun hula yung Ezekiel 22:26 kasi kaganapan yun na actual na nangyari na ang mga pare ng Israelita talagang nagsilihis. Kung babasahin natin yung sinasabi sa Ezekiel 20:21 hanggang 20:20 lang to eh. Ezekiel 20:21, yung mga pare nila nagsilihis sa Sabat. Yon. Ngayon, tayong mga Christian, kasali ba tayo dyan? Hindi. Kaya nga nangopia kasi wala sila nun.
At ang 29:15 pambato niya, hindi tumutukoy sa Christian, kundi sa mga anak ng Israelita. So matatapos lang ang debating ito, wala siyang napatunayan sa kanyang tema. Yan, ang ano ko. Sabi ko daw, mali daw si Kristo. Wala akong sinabi. Ang daming sinabi ni ano, no? Ni Gilliard na wala akong sinabi. Kung ganito pala mag-unawa si Gilliard sa mga pinagsasabi ko, paano niya maunawaan yung tema niya? Ni isang talata, wala pa siyang nabasa, na inutos sa Christian. Sabi niya, para sa Christian, ako para sa Christian, dapat inutos sa Christian. Malakias 4:4, ang kautusan na ibinigay sa Sinai ay para sa Israel. Time. Okay. Okay, time. Maraming salamat, Brother Jando Alabado, ng Catholic Faith Defender at saka isang membro ng Team Maria. Sabi ni Junjun Alcordo ng Bukidnon, Malaybalay, absent means present, then nawala. Kaya absent. Okay. Ang mga pag-attendance sa mga Israelita, naka-attendance po ba ang mga Seventh-day Adventist kaya na-absent man sila? Okay, ambot lang, brother. Okay, so maraming salamat, no? Daog na kaayo ang Catholic Faith Defender, Prodeo et Ecclesia, matod pa ni Elias Mahilom. Okay, hilom ka lang dyan, brother Elias. Okay, magpintura ka na dyan. Okay. Okay, Bro Alvin Sanchez, Ulaw Baya RCC ang ilang libro musulti nga Sabat mo ay gipanalanginan o gibalaan. Okay. So okay, so di lang ko mabasa ning uban, no? Hindi ko lang babasahin yung iba kasi medyo harsh. Okay, shout out from Masbate, Junel Torres. Ah, ito pa, ito pa. Okay, from brother Gipoy. Bakit sinasabi niyang absent? Nakarating na ba sila sa Israelita nung magsimula ang mga nakarating ba sila ng Israel nung magsimula ang Israelita? Kaya sila nag-declare na absent. Okay. So iwan ko lang po, no? Si Gilliard lang makasagot niyan. So sa lahat ng mga ano natin ng mga nasa puro kamatuuran, 428 subscriber, viewers, kung nais ninyong magtanong, Bro Jando, maaari ko bang ibigay yung ano, i-post yung Zoom ano natin? Oh. Sige, okay. Bro. Nasa ano ko rin, okay. Nasa description rin ng YouTube na okay, live ko. So, nasa description sa live natin yung Zoom, no? Yung tawag nito, yung mga numbers diyan kung paano kayo makapasok. Kasi after ng riba ng cross examination ni Brother Gilliard to Brother Jando, maaari kayong magtanong sa ating mga speaker live, no? Meron kayo, ang yung rules lang natin dyan, yung mga audience participation, meron kayong tatlong katanungan, pero lahat ng answer, lahat ng sagot galing from the debaters, dapat respetuhin, no? At tanggapin. No objection, kasi hindi kayo ang nagdidebate. Audience participation lang ito, kaya no objection. So, sana clear tayo dyan. 1 minute pa rin yung kasagutan na coming from the debaters, 1 minute pa rin. Okay, so limitahan lang natin, baka itong 400 na viewers natin sa puro kamaturan, baka papasok lahat. So, aabot tayo ng ating gabi nito, meron pa tayong final stand. So, maglilimit lang tayo mga kapatid. Okay, so brother brother Gilliard Pacanya ng 777 Calvary Brigade, Defensor Adventista, ready na bro to cross-examine Brother Jando? Ready na po. Okay, ready. Fire when ready, Brother Gilliard. Okay. Brother Jando, sabi mo kanina, pumasok si Kristo sa sinaguga ay masunurin o hindi masunurin? Sagot po. Masunurin yun sa Judaism, bro. Sinaguga, simbahan ng Judaism yan eh. Ang tema mo kasi Christian, hindi Judaism. Hindi ang Sir Moderator, ang tanong ko kasi si Kristo, nakalimutan niya si Kristo, founder sa Christianity. Tanong ko ba, pagpasok ba niya dun sa sinaguga, yun ba ay kanyang pagiging masunurin o hindi? Ano okay, palang plano niya si Mahin ito? Okay, Moderator's time, no? Moderator's time. Baguhin, ato lang i-remind natin yung topic. Resolved that the Sabbath is Saturday still exists for the Christian according to the Bible and references. So, dito tayo sa Sabbath is Saturday, no? Kung existido pa ba sa mga Kristiyano, Brother Gilliard?
Okay, paki-proceed na lang tayo sa tema, bro Gilier. Okay, ito yung kwan, tanong. Ano bang kahulugan dyan do sa Kristiyano? Ano bang meaning nun? The followers of the doctrine of Christ. Followers of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Doctrine of Christ. Followers of the doctrine of Christ. Sige, pangpalo lang yan. Followers of Christ. Okay. Dito sa Lucas 23 verse 55 to 56, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang kanyang libingan. At sila ay nagsiuwi. At naganda ng mga pabangwento at ng araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa utos. Ito ba yung mga followers of Christ o hindi? Mga followers of Christ yan, bro. Followers ba yan ni Christ o hindi? Followers of Christ yan, bro. So may Kristiyano nangingili ng Sabat? Hindi. So may Kristiyano nangingili ng Sabat? Hindi. Oh, ito. Sabi mo kanina, followers of Christ ang meaning sa Kristiyano. Yes. Ngayon, nagtanong ako dito sa Lucas 23 na may mga babae na naganda para sa libing niya at nagdadali sila umuwi para mangili ng Sabat ayon sa kautusan. Tinanong kita, yun ba ay followers of Christ? Sagot mo, oo. Mm-hmm. Saan ba tama? Yung una mong sagot o yung ikalawa? Ito, ang sagot ko, ito yung sinagot ko. The Apostolic Church became, ito ay sa SDA Fundamental Doctrine, ano? National boundaries were discarded, separate. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. Ayon naman sa World Encyclopedia, World Book Encyclopedia, the Christians gradually divorced to the religion of the Jews, Judaism. So, yung binasa mo, hindi pa sila gradually divorced nun. Ha? Ngayon, divorced na talaga. Okay? So, ang tanong ko, Brother Jando, yung divorce mo na nabasa sa SDA, yun ba ay pinotol mo o sa iba na naman yun, kinuha mo yung ibang kwan? Hindi. Pagkaulugan sa divorce sa ibang libro. Ito, basahin natin ulit. Oh. Yan, oh. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving a church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ, make disciples of all nations. Sabi dyan, separate World Book Encyclopedia, ang Christians were gradually divorced the religion of the Jews, Judaism. So nakipag-divorce. Yung talata mo, Lucas 23:54-56, hindi pa sila divorce noon. They are still gradually divorcing. Oh, yeah. Okay. Okay, ano next. Pwede mo sabihin pagkatapos na na-divorce sila is wala nang nangingilin at nagsamba sa Sabat? Wala na, bro. Wala na o wala na? O wala na, bro. Wala na, bro. Babatuhin ka, bro. Sabi ni Romeo Timbervilla, babatuhin ka kapag Christian ka papasok. Okay. Kasi objection, moderator. Di pa ako itong salita. Okay, continue. Okay. Ayon kay Romeo Tenbevilla na nasa Israel, babatuin ka kapag Christian ka papasok ka sa sinagoga kung hindi ka Judaism. Kaya hindi. Next. So, ito, naniniwala okay. Ka si Pablo Moderator Stein, madali lang bro, Gilier. Time remaining natin, brother, timer? 29 seconds po. Okay, 29 seconds. Okay, bro Gilier, hindi tayo nagbigay ng last two questions. Bigyan kita ng last two questions para sulit. Go ahead. Sige. Okay, last two questions. Ito yung question ko. Kung mabasa ko sa'yo, Brother Jando, ito challenge lang ha, na may Kristiyano pa nangingili ng Sabat after namatay si Kristo, minimum talo ka. Hindi ako talo. Kasi ba talaga, litra? Hindi ko aaminin, bro, kasi wala ka namang nabasa na inuto sa Christian. Iba nga yung nasa tema ako. Objection, Mr. Moderator. Okay, Moderator Stein. Objection. Okay, Moderator Stein, sandali, bro. Challenge question kasi ito, Brother Gilier, no?
Tapos sabi niya, hindi niya tatanggapin. So, Bro Gilier, hindi niya tatanggapin. So, challenge question ito. Okay? Challenge question man to, tapos hindi niya tatanggapin. Pakinggan muna natin yung explanation niya. Bakit hindi niya tatanggapin ang challenge question mo? Ito. Niya, brother Jando? Hindi ko tatanggapin, bro, kasi iba nga yung nangingilan, nangongopya sa inutusan. Ang topic niya kasi, bro, inutusan. Tanong ko sa kanya kanina, yung bang for Christian at nasa tema mo, yun ba ibig sabihin inutusan? Sabi niya, yes. Mr. Moderator, binago ang tema. Wala akong binago. Yes, yes. Moderator, pero moderator, binago ang tema. Alam mo, hindi ako... Sandali, bro, Gilier. Bro, Gilier, sandali. Sabi ko nga, hindi niya tatanggapin ang challenge question mo. Explanation to ng challenge question mo. Hindi siya pwede magsalita ng marami. Hindi, explanation lang to. Sandali, Brother Gilier, explanation to para maintindihan natin bakit din niya tatanggapin. Ganun lang yan. Meron ka pang two questions, Bro Gilier. Kasi hindi niya tinanggap. Meron ka pang two questions. Go ahead, Bro Gilier. Mr. Moderator, ang reklamo kasi, ang objection ko, bakit sinabi niya, inutol, para man yung kasulat doon, para sa mga Kristiyano? Bakit kailangan, bakit utusan ka ng tatay mo ng tuyo? Kailangan pa ba isulat? Okay. So, Mari ko ba sagutin, Moderator? Okay, go ahead. Kasi, yung tema niya kasi, tinanong ko siya kanina, Moderator, narinig naman yun ng lahat, ano, yung bang sa tema mong for Christian, ibig sabihin ba nun inutos sa Christian? Sabi niya, yes. O, yung mangingilin na nasa loob ng sinagoga, eh, mga ano naman yun, mga Judaism naman yun, ayun sa ano, sa Good News Bible. So, hindi yun ang tema. Ang tema niya kasi, inutos, kaya nga for Christian eh. Iba yung nangungopya okay. Lang sa inutusan. Okay, moderator's time. Nagkagulo tayo sa hindi tinanggap na challenge question. Proceed okay. Na tayo, brother. Last two questions. Meron pa. Last two questions. Okay, ito ang premise ko, Brother Jando. Sana maunawaan ko premise ko. Ang Saturday is part sa panahon or time. Ang question ko ngayon, what is time? Bigyan mo ako ng kaulugan, what is time? Objection, Moderator. Ah, madaling ka? Okay. Objection, Moderator. Yung tanong niya, out of topic na what is time? Okay, bro Gilier, paki-reconstruct yung last two questions mo, Bro Gilier, no? This is not about time, okay. Brother Gilier. Okay, ang Saturday time yan. No, okay. It's a day. Okay, question. Question niya, Captain. Question pa, Captain. Okay. Dua. Okay. Mr. Tando, kapag ikaw ay may birthday, papayag ka ba na may ibang tao na maglilipat nito? Sagot. Moderator, kapag wala... Kapag ikaw ay may birthday, papayag ka ba na ibang tao ang lilipat nito? Moderator, wala sa topic ang tanong. Happy birthday, Brother Gilier, but this is not the topic, Brother Gilier. Sayang yung dalawang question, Bro Gilier, gamitin mo sa tamang tanong. No, this is not about birthday, Brother Gilier. This is Sabat. Okay. Christian Sabat. Gusto mo talaga sa Sabat, ay ko. Tanong ko sa iyo, Mr. Jando. Ano ba sa Hebrew ang Sabat, Seventh-day Sabat? Objection. Wala sa topic, Moderator. Okay, Bro Gilier, marami siyang sinasabi kanina, Bro Gilier. I-rebat mo yun, Bro Gilier, no? Kasi question na ito ng rebuttal. Doon ka mag-focus, Bro Gilier. Walang yun, just guessing. At saka, sandali, Bro Gilier. Ulitin ko lang, si Brother Jando is a negative, no? Negative siya. No, alam naman mo naman kapag negative, Brother Gilier, hindi yan maka-affirmative. Kaya go ahead, Bro Gilier. Okay, question. Pag si Jando, pakinggan mo ka, pag si Kristo pumapasok, kasi kinakalala mo siyang founder eh, pag pumasok siya sa sinagoga at kinamayan kanya, halika, sama ka. Pupunta ka ba doon? Sasama ka ba? Hindi, kasi hindi naman Christian Church ang sinagoga. Hindi ang tanong. Hindi nga. Pastor, sagot ko, hindi nga. Kasi hindi Christian Church ang sinagoga. Sabihin, tatalikuran mo na si Kristo pagpapasok sa Saturday sa sinagoga. Last question. Yes. Last question, Mr. Jando. Sasama ka ba sa langit? Objection, Moderator. Okay. Go ahead, bro. Natatawa na ako rin. Okay ka lang, bro. Go ahead, bro.
Out of topic, moderator, di ako sasagot doon. Okay, bro, last question, bro. Last question, bro. Sabat tayo. Okay, last question. Bro. Hindi, sana malaman ko lang kung sasama ba. Kung nasaan si Cristo. Ay, ito, tanong ha. Hey, kung nasaan si Cristo, bro, sasama ka ba niya sa kanya? Kung nasaan siya? Moderator, out of topic na naman. Okay, okay, sandali lang, Brother Gilliar, ha? Ako na lang sasagot yan, Brother Gilliar, pero not counted. Kaya nga tayo naging defensores kasi yung aim natin langit, no? Kaya i-change natin, Brother Gilliar. Dito tayo sa Sabat. Okay. Brother Jando, ayon sa libro nito, galing kay Reverend Father Paolo Perlo, naniniwala ka ba na inangkin ng Reverend Father ng Sabat na Saturday ay naabulis o nanatili pa rin hanggang ngayon? Naabulis yan sa Christian, sa Israelita, hanggang ngayon patuloy pa rin yan. Exodo 31:17, ito ay walang katapusang palatandaan ng Israel at ng Panginoon. Kaya sa Israel hanggang ngayon, may Shabbat pa rin, pero hindi Christian ang nagsashabbat doon. Okay? Okay, ito pa noon. Okay, time? Time. Maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender, sa mga mainit at masayang katanungan ni Brother Gilliar Pacanya ng 777 Calvary Brigade ng Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista. Okay, so sabi ni Junjun Alcordo, ayan, absent ang absent ka kasi. Tingnan mo mga tanong mo, pang absent-minded na. Oh, okay, so relax ka lang dyan, Brother John Alcordo. Okay, so, si Cristo, Jisrim. Si Cristo, Hudyo, hindi siya sumusunod? Okay. JB Asilo, kuyaw kayo ang theology sa mga CFD. Okay. Feeling Hudyo ang SDA, hindi naman yata nakatapak ng Israel. Eche Feng Bagunas Miro. Kahit sumalang ka ulit, sagot niya. Okay, ayaw panapaw, Brother Gilliar, kasi hindi ka makasunod sa langit. Okay. Dio Rich, kamang na CFD. Okay, wala po. Maligalig talaga. Relax lang, Denmar Santiago. Okay, so admin, baka yung mga audience natin nga nasa loob, nasa ano na, meron na nag-raise, no? Nag-hand-raise. Baka maano na natin kung sino yung magtatanong. Simulan na, bro. Tapos na tayo sa second part natin sa rebuttal. After itong audience participation, mag-proceed na tayo sa final stand. Sino yung nakapasok dyan? Okay. Mayroong nag-hand-raise, no? Magtatanong yata ito, tatlo. Uy! Unahin natin si Brother Denmar Santiago ng Milicia Immaculata. Okay, Brother Denmar. Magandang hapon, Brother Denmar. Milicia. Hello. Magandang hapon. Yes, Brother Denmar, meron kang tatlong katanungan. Yung rules natin, lahat ng tanong re-respetuhin galing kay Brother Gilliar. So, ang tanong ko? Okay, ang katanungan ko, ito. Saan mababasa sa Biblia na inutusan ang SDA na mangili ng sapat? Saan sa Biblia na inutusan ang SDA na mangili ng sapat? Kasama ang SDA sa mga absent doon sa Deuteronomy chapter 29 verse 15, kasama doon ang wala doon. At ang mga SDA, in part kami sa Gentiles, no? Doon sa Isaiah 56 verse 2-7, mapalad ang mga hintil na mangingili ng Sabat. So kami mga SDA, part kami sa prophecy sa Joel chapter 2 verse 8, na may mga grupo ng kabataan, babait na laki, makita ng pangitain. At ang Saturday, it is still existing dahil sa persecution na babalutan ng kadiliman kasi bawal magbasa dahil sa Roman Catholic kasi ito eh. For me, 1,200 years persecution, ang mga tao ay nakalimot na sila sa totoong liwanag. That's why ang SDA ginamit ng Diyos bilang remnant church
na susunod sa kautusan ng Diyos at ikalat ang kanyang tunay na aral. That's why kasama doon ang Sabat, kasi ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. So yun, si Cristo nagsabi, ang Sabat ginawa ng dahil sa tao. Kung tao ka, kung hindi ka tao, unggoy ka o gorilya o ano pa, baboy o aso, hindi ka pwede dyan. Next question. Okay, follow-up question ko. I-replace to guys ko. Saan mababasa, mapabasa ha, letra for letra, inutusan si Ellen White at yung mga sabadista na mangingin ng sabat sa Biblia? Okay, napakasisiyo na tanong mo bro, pang-elementary. Ito ha, Matthew 28:19, inutusan ang mga disipulo na ikalat ang magandang balita at kasama yung katuruan. Ang Sabat ay katuruan ni Kristo yan, hindi katuruan ng demonyo yan, bro. At dumating ang mga disipulo, nagkalat at nakaabot sa Amerika hanggang sa Pilipinas. At sabi dito sa inyong libro, dapat sweet pa sa libro mo. O, ito, itong talimahin at sundin at ang Sabado'y ipangilin. Tapos, bakit hindi kayo nangingili na ikapito? So, palpal kayo dito sa libro niya. Okay, sige. Last question. Last question. Hindi mo sinasagot eh. Okay. Ang tanong ko sa'yo, may mababasa ka ba sa New Testament? May mababasa ka ba sa New Testament na inutosan yung mga Kristiyano mangilin ng Sabat? Ang mga Amerikano? New Testament, ha? Oh. Basa. Kung may inutosan mangilin ng Sabat. Hindi. Ang mga Amerikano, bro, mga tao yan. Sa New Testament. Ang Amerikano, tao. Marcos 17, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kapag hindi ka nagtuturo ng Sabat, eh para sa tao, kasama ka dun sa aso, dun sa Ezekiel 22 verse 26 to 27. At beware of dogs, Philippians 1:3. At sa Revelation 22, dahil marami kay iniligaw na tao, ay ang aso hanggang sa labas lang ng templo ng Panginoon. So kasama ang mga Amerikano bilang tao at sabat, subject siya sa blessing ng Sabat mula kay Kristo. Okay. Maraming salamat, Brother Denmar. Good luck. God bless and good luck na lang sa debate niyo by April 30. No? Okay. So punta tayo sa ibang ano, sa ibang magtatanong, Brother Jerry Rublica. Okay, Brother Jerry. Brother. Hello? Sa akin ba yes. Excuse me, Mr. Moderator. Akin pa ba yan? Sandali. Tinatanong, hindi ko rin alam. Brother Jerry, kanino ka magtatanong? Dapat i-balance mo, Mr. Moderator, kasi maraming nagre-reklamo kasi pagkatapos, pag may kuhan daw, pagtutulungan ng SDA. Dapat i-balance mo, meron ni Sandali, Brother Gilier. Hindi ko naman mapipilit kung pumasok lahat dito, mga Katoliko. Paano yan? No? Pagtanong sila sa iba. Ikaw mag-control niya, Mr. Moderator. Hindi ko man mapilit kung ayaw pumasok ng mga Seventh-day Adventist. Kapag puro naman Seventh-day Adventist yung papasok, hindi naman magreklamo yung Katoliko. Kaya, at saka hindi ko alam kung sino yung pumapasok lang. Kasi dyan, kapitan, ang kwan ko bago, yung pakita nyo naman na balance, medyo nahalata eh, mayroong safety nagreklamo. May safety nagreklamo sa akin. Hindi daw balance kasi dahil sa dami. Walang problema yung reklamo niya, Brother Gilliard. Walang problema yung reklamo niya. Wala naman tayong ano nito. Kung ayaw mong magsagot sa kanya, walang problema. Okay, Brother Jerry, kanina na naman sasagot. Sa safety na naman ang magsasagot. Sige. Sige, sandali. Brother Jerry, kanino ka magtatanong? Magtatanong po sana po sa SDA kung pwede po. Okay, sabi ko nga ba, i-balance okay, naman. Okay, sandali. Kasi parang nagre-reklamo na si Brother Gilliard, Brother Jerry. Okay, sandali lang, Brother Jerry, ha? Hanap muna tayo ng Seventh-day Adventist na magtatanong sa Brother, sino yung mga
Seventh-day Adventist nga nasa panelist natin. Pwede pa kay ano, nais magtanong sa CFD. O wala. O nasaan na yung mga Seventh-day Adventist, Brother Gilliam? O ano ang pumasok? Sabihin mo, manawagan ka, Brother Gilliam, para hindi tayo maging... Para wala tayong... Hindi, patuloy na yan. Tapos na. O yan, yan ang sinasabi ko sa iyo, Brother Gilliam. Hindi ko control yung mga utak ng mga kasama mo, kasama ko. Brother Roland, magtatanong daw si Padre. Okay, o. Si Father Darwin, Brother Gilliam, tatanungin ka kung okay lang sa'yo. Ah, sige, Father Darwin yan eh. Okay, Father Darwin yan. Okay, Bro Jerry, after ka na lang ni Father Darwin ha. Okay. Before ako magtanong, Brother Gilliam, magandang hapon. Okay. Oh, may hapon, Father. Hindi ako makalimot sa message ni Brother Gilliam na sa balang araw magpapare daw siya. Nandito sa messenger ko. I am praying for that, Brother Gilliam. So, ang tanong ko, Brother Gilliam, ay ganito. Sabi ni Brother Romel, nandun siya sa, ano, sa Israel ngayon. Ang tanong ko sa iyo, Brother Gilliam, sabi niya, na dun sa Israel, wala dawng Kristiyano na makapasok sa mga Hudyo na mga sinaguga. Alam mo ba ito? Yes or no? Father, kulang yung information niya kasi meron kaming address doon sa Adventist Church sa Jerusalem. Sabi ni, ni Reverend Father, ni Cardinal James Gibbons, ang ISD sa Christian sect. Meron. Meron kami mga kapatilan doon, mga Kristiyano, mga Seventh-day Adventist. Mm-hmm. Meron po. Mm-hmm. Granting na meron, pero hindi yung tanong ko. Yung sinaguga ng mga Hudyo. Alam mo ba, sabi ni Brother Romel, na bawal pumasok ang mga Kristiyano sa sinaguga sa mga Hudyo. Ang tanong ko ay ganito. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Brother Romel? Nandun siya sa Israel. Pero hindi rin maitanggi, Father, na may Seventh-day Adventist Christian doon sa Jerusalem. Granting na meron, pero hindi sila magpasok sa sinaguga ng mga Hudyo. Bakit kami papasok doon? Meron kami sariling simbahan niya. Salamat. Yun ang punto ko. Yun ang punto ko. Therefore, yung mga pumasok panahon ni Kristo, hindi yun Kristiyano, mga Hudyo yun, di ba? Okay, sagot ako. Yung pumasok sa panahon ni Kristo, si Kristo siya mismo founder ng Christianity. Alangan, i-reject niyo yan. Huwag i-reject si Kristo. Mm-hmm. Pagpapasok si Kristo sa loob ng sinaguga, iniiwanan ninyo. Huwag niyong iwanan si Kristo, hindi niyo sila magiging tapakuan. Hindi kayo karapat-dapat tawagin si Kristo founder ninyo kasi iniiwan niyo pala. So si Kristo, sangayon ka, Hudyo bago siya nagtayo ng iglesia. Sangayon ka ba na siya'y Hudyo bago siya nagtayo ng iglesia? Meron nga Christian Jew eh. Sagutin mo ako, Brother. Hudyo, Father, Brother, yan ay pangalan ng tribo na binigyan ng favor ng Diyos. Pero ang problema na sa Hudyo kasi, ugali ng tao na matigas ang ulo. Hindi man problema ang sabat ito. Ang tanong ko, ang, Brother Gabriel. Ang tinitingnan Gabriel. Ng argumento na mga tanong ko ngayon Brother ay Gabriel. Ang Brother Gabriel. Tao, hindi yung doktrina ng Diyos. Mr. Moderator, direct to the point lang yung tanong ko. Alam mo ba, Brother Gilliar, dahil absent ka eh. No. Alam mo ba, Brother Gilliar, na si Kristo, bago nagtayo ng iglesia, ay siya ay isang Hudyo? Yes or no? Hudyo siya na Kristiyano. Siya kay founder eh. Kristiyano si Kristo? Alam mo ba, Father, pagkakaan kita, na ang tunay na Kristiyano ay tunay na Hudyo, spiritually? Pasahan kita. Na ang Kristiyano ay tunay na spiritual Jew. Hindi naman yan ang tanong. Hindi naman yan ang tanong ko, kapatid. No. So, madali na naman tanong mo eh. Oh, sunod na tanong. Last na question na. Last question dahil marami pang... Hanggang 4 lang tayo dahil meron tayong mga pasyente dito sa alas 4. Last na question dahil marami pang magtatanong. Nandito din si Brother Jerry Naik na magtatagalog na ito ngayon. Sana magka-ano tayo sa Eucharist, Brother Jerry Laeg, dito sa ating ano, sunod na araw siguro. Mm. Para mapatuloy natin dahil meron mga conflicts sa nung isang taon, no?
hindi tayo umaayaw, no? Hindi tayo tayo umaatras. Wala ka tayo inaatras. Oo, susunod na araw. Pero gusto ko na hindi ka absent, no? Hindi mo. Lagi kang absent eh. So, ang last na tanong, kapatid, no? Sang-ayon ka ba na wala pa ang mga SDA panahon sa inuutusan ng Diyos ang mga Hudyo? Yes or no? Yung SDA, meaning no, Seventh-day Adventist. Seventh-day, meron na. Yes or no? Yung grupo niyo ang tinutukoy ko. Yes or no? Nandiyan na or upset pa? Kasi, gumanagati kami ng pangangaral ng mga disipulo. Yes or no? Yung tema nito, Father, yung tema, yung topic, yung doktrina, ang tatanungin mo, hindi yung tao. Yes or no? Kaya nagmamayari ng Seventh-day Adventist na church, Kristo mismo. Kaya yung doon sa Genesis chapter 2, verse 3, and God bless the seventh day. Kaya nagmamayari sa inyo, mali ang inyong one, nawa dyan. Brother Lan, okay. God bless, Brother Lan, okay. God bless. Hinihintayin ka na, yes, yes. Hinihintayin ko, maraming kita salamat. Brother Lan, sa pagbalik mo sa maraming simbahan. Maraming salamat. Maraming salamat, Father Darwin. Okay, so punta tayo ngayon kang pagtutingkay sa kamatuuran. Nandito yung pagtutingkay sa kamatuuran para wala nang masabi si Brother Gilier. Pagtutingkay sa kamatuuran, isang Seventh-day Adventist, isang coordinating officer ng 3A Media, Brother Jerry Laig, magtatanong kang Brother Jando. Three question, Brother Jerry Laig. Go ahead. Thank you very much, bro, nang magsasalita na tayo. Okay, wag mo lang laluman, bro. Baka mahirap tayong hukayin yan. Baka mahirapan tayo magkalisod-lisod dat natin ngayon. Pero alam ko nga si Jundo ay marunong magbisaya kasi Bohol yun. Yes. At ako naman marunong magbisaya. Kahit na sagol-sagol lang eh, pero pwede ra. No? Ang tanong ko, alam mo ba, Jando, nga ang Biblia, New Testament, ay nagsasabi tungkol sa second day, pag susunod ka ng Diyos, ay sundin natin ang kapahingaan ng Diyos ang seventh day. Alam mo ba o hindi? Pakisagot. Ang alam ko, yung seventh day na na binigay ng Diyos sa Israel, hindi kailanman inutos sa Kristiyano. Yun ang alam ko. Ewan ko lang sa alam nyo. Okay. Kalawang tanong. Hindi mo alam. Ang tanong ko, alam mo ba? Sabi mo, hindi alam. Hindi inuutos. Hindi naman yun inuutos. Pero sinasabi ng banal na aklat sa Hebreo 4:4, nga may sabat nga seventh day. At saka sa tin, sundin natin ang kapahingaan ng Panginoon, ang seventh day. Ngayon, alam mo na. Hindi bro, iba yung pagkahulugan niya na yun sa Biblia eh. Yan ay place of rest, hindi siya literally na ano, sabat na specific day. It is a place of rest. Yung seventh day, hindi yun literal. Sabi mo hindi literal. Literal naman, di ba, seventh day. May tinutukoy... Yung sinasabi, may premise pa to. Parang marunong na ako mag-Tagalog, ah. Handa ka na sa atin. Ami, bro. ang sabi ko... alam mo ba? Sabi mo hindi alam. Ngayon, alam mo na. Kasi yung seventh day, hindi yun may kahulugan. Kasi weekly yun, seventh day. Ang tanong ko, alam mo ba nga susunod tayo sa kapahingaan ng Panginoon, sabi ng Biblia, sa Hebreo, ang seventh day. Ngayon, alam mo na yun. Hindi bro, walang sinabi na susunod tayo sa sinasabi na sabat ng mga Hudyo, kasi ang sabat na tinutukoy doon sa Hebreo is paparating pa. So hindi yan yung observance na sinusunod ng mga Hudyo. It is coming. Bro, tulog ka pang utana, bro. Yes, yes. Napaisa. Napaisa. Dito sa Hebrohanon 4:4, hindi na nagsabi sa Hudyo. Ang sabi to sa 10, sa verse 10,
sundin natin ang kapahingaan ng Diyos. Yung kapahingaan ng seventh day sa 4. Bakit hindi ka susunod? Kasi hindi yan seventh day na sinusunod ng mga Israelita. Ito basta yun, premise. Premise yun, okay. Oh, huwag kang madali. Premise yun, amigo na ko ni John Dog, eh, tagabuli. Premise ba yun? Sabi dito sa 10, sundin natin. Sinong susunod ng Panginoon ay susunod din sa kapahingaan ng Panginoon. Mas maganda na. Mas ba ito o hindi? Mas maganda basta mas maganda basahin ko na lang ano? Ito sinasabi dito. And so this is still a live promise. It wasn't canceled at the time of Joshua otherwise. God wouldn't keep renewing the appointment for today. The promise of arrival, promise, so in future siya, no? Hindi pa siya nakamta ng mga Israelita kasi promise to. The promise of arrival and rest is still there for God's people. God himself is at rest. And at the end of the journey, will surely rest with God. So let's keep at it. Ito, susunod tayo. So let's keep at it and eventually arrive at the place of rest. Not drop out through some sort of disobedience. Oh. So itong rest nito na tinutukoy na Sabbath is a promise. Hindi pa na naranasan ng mga Israelita ito. It's a promise that let's keep at it and eventually arrive at the place of rest. So, hindi siya specific na Saturday kasi promise yang nasa Hebreo 4 at hindi past tense. Okay, so maraming salamat, brother. Okay, thank you. Oh. Pakisabi ni Father, yung debate namin 2018, pag mag-debate kami sa puro pamaturan, saksak sinagaw lang yun na may Bisaya, may Tagalog, Bisaya, Tagalog. Kasi hindi naman tayo masyadong mag-Tagalog tayo kasi alam mo naman nga Bisaya tayo, Bisayas ako. At saka ngayon, nandito na ako sa Mindanao. Bro, papaliwanag ko yan, bro, Jerry Laig, ano, ang mga viewers kasi namin, minsan kapag siningitan namin ng Bisaya, magre-reklamo na hindi namin maintindihan. Pwede pakitagalog nyo na lang. Kaya kahit hirap kami, lalo na si Father Darwin, hirap to nung simula. Lalo na si Brother Edgar, kung napapanood nyo si Brother Edgar, ano, hirap na hirap sila, pero for the sake sa mga viewers na makaintindi, pinilit namin dito na mag-Tagalog kahit hindi talaga kami mga Tagalog, lalo na ako, ano? Pinilit ko talaga mag-Tagalog, mag-practice ng mabuti para sa mga viewers. So, sa'yo, Brother Jerry, siguro uunawain ko lang to, Brother Father, itatagalog ko lang yung mga words na, payag ka dun, Brother Jerry, na ako nagapag-Tagalog ng mga words mo kung hindi mo masabi. Wala. Okay, bro, wala namang problema kasi may ano naman tayo. Dalawang ano dito, Visayas, Mindanao, Visaya yon, ang dipinsahan mo, Tagalog lang, isa lang. Worldwide tayo, bro. Mayroong mga taong hindi marunong, hindi man marunong mag-Tagalog, mga Bisaya. Marunong ka na po. Okay, walang problema, ikaw naman mag-translate. Hindi ko alam yung Tagalog. Tutulungan kita, bro. Ako yung tagapag-translate sa'yo. Kung, sabihin mo lang kung anong Tagalog dyan doon, anong Tagalog dyan doon, kasi itatagalog ko. Kasi yung programa po natin, lalong-lalo na connected sa punto por punto, worldwide po ito. So, yung mga Tagalog naman, yung mga Bisaya naman, mga teleserye sa TV, mga balita, mga Tagalog, TV Patrol, Tagalog, 24 oras Tagalog. So, wala pong dahilan para hindi nila maintindihan. Pero yung mga Tagalog, hindi tayo maintindihan pag nabibisaya tayo. Kaya kung sakali man, Brother Jerry, na mahirapan ka, nakahanda akong ialay ang sarili ko para tulungan ka sa words mo kung papayag ka na matuloy yung debate nyo ni Father tungkol sa Eucharist. Wala naman problema. Yun. Kasi kung lang man ang Bisaya at Tagalog, pero walang problema na ikaw mag-translate. Baka translate ka ng totoo, ha? Yes, brother. Okay. yung debate niyan, bro, sigurado ko masarap yan kasi halo-halo, no? Bro, Roland Parts,
Hanggang alas 4 lang kami, bro, sabi ni Father eh. Okay, ah, wala pa. Okay daw. Okay daw, extend daw tayo konti kasi wala pa yung patient na paparating. Okay, so tuloy. Okay. Sige, maraming salamat, Brother Jerry, ng pagkatun kayo sa kamaturan na hantod sa sunod na higayon sa iyong pagkapilapil. Okay, Brother Jerry. Yung Jerry kanina na before brother before Father Darwin, go ahead, bro Jerry. Bro Jerry Roblica, paki ayan. May isang tanong lang po ako. Ang tanong ko po ay may binabanggit po sa Bible na Lord's Day. Ang tanong ko po sa SDA, bakit hindi po nila matanggap yung Lord's Day na binabanggit sa Bible? Bro Gilir, ang tanong mo yan, kapatid? May binabanggit po sa Bible. Yeah, ang tanong ko po ay sa Bible po may binabanggit na another day, which is Lord's Day. Ang tanong ko po sa SDA, bakit hindi po nyo na matanggap yung Lord's Day? Sa katotohanan eh, makristyano naman kayo, bakit hindi po nyo matanggap yung Lord's Day? So, ibig mo sabihin, yung another day, sa Hebrews chapter 4, verse 7 to 8 yun, kapatid. Ang sagot po doon sa another day, nasa Hebrews chapter 4, verse 9, in which seventh day, according sa Jerusalem Catholic, Jerusalem Bible. So, dito sa inyong libro na titawag na The Ten Commandments, inaangkin ng isang Reverend Father na ang Lord's Day is Saturday. Oh? The Sabbathista, also known as the Seventh-day Adventist, who still celebrate the Lord's Day on Saturday, page 84. So, magbili ka nito, kapatid, para malaman mo na Reverend Father ninyo, na si Paolo Perlo, umamin din na ang Saturday, Lord's Day. Okay, maraming salamat, Brother Jerry. Next, si Brother Romel Tobrevillian ng Jerusalem, Israel. Brother Romel. Brother Romel. Brother Romel Tobrevillian ng Jerusalem, Israel. Nakatulog yata to. Okay, balikan na lang. Ayan, nakbukan na. Ayan pala. Trabaho yan eh. Magandang umaga. Okay. Brother, kapatid na brother, Romel, meron kang tatlong katanungan. Yung rules natin, lahat ng sagot from speakers, tatanggapin. Go ahead. Salamat po, Bro Guerrier. Salamat po. Nandito po ako ngayon sa Jerusalem. Follow-up po lang po. Naka-unmute ka, bro. Okay, go ahead. Okay. Sinagot mo kanina si Father Darwin na ang inyong simbahan dito sa Jerusalem ay nalaman mo na. Ang tanong ko po ganito, bakit ito yung kasama ko rito na mga caregiver dyan na Sabatista, nandiyan malapit lang sinagog, bakit hindi sila pumapasok dyan? Ano problema? Anong tanong ba? Hindi ko maintindihan. Ang tanong niya, Brother Gilier, yung mga Sabadista daw, Seventh-day Adventist na mga kasamahan niyang mga caregiver, bakit daw hindi makapasok sa sinagoga? Okay, sagot. No, malapit lang. Nandiyan, no? Okay, malapit sagot. Lang, oh. Sagot. Bakit kailangan pa na sinagoga? May simbahan kami sarili. Napakadali lang naman ang tanong. Walang issue dyan sa kwan, eh. At saka sa tema, tandaan nyo ang tema, wala na kayo sa tema, pero pinagbigyan ko lang kayo. Ang tema, patutunayan ko, i-resolve ko na ang Saturday Sabbath still exists. At para sa Kristiyano, layo na naman ang mga tanong niyo, pero pinagbigyan ko lang kayo kasi... Kaya nga, bro, kaya nga tinatanong niya... Bro, bro, Romel, kasi... Meron kami sariling timbahan. Brad Gilier. Bakit kayo papasok doon? Brad Gilier, tinatanong niya Brad Gilier kasi sabi mo for Christian. May simbahan dyan, bro. Ayun daw, may sariling simbahan, bro. Wala naman issue dyan. Hindi naman nakabasa dyan sa tema ko. So, follow-up ko lang na question para ma-iamot ko yung ano. Pag nandiyan ang Kristo, sabi mo kanina, brother, sabi mo, pumapasok sa sinagog ang ating Panginoong Hesukristo, dapat sundan natin. Yun nga, tinanong ko diretso, bakit? Ano ba, sundan ang Panginoong Hesukristo sa Shabbat na pumasok dyan sa sinagog? Okay, sagot po ako. Kaya, mapinig ka. Sagot po ako.
dati dahil may mga Pariseo, yun ang kalaban ni Kristo, hindi ang Sabat at ang sinaguga. Hindi ang Sabat at sinaguga. Ang kalaban ni Kristo yung ayaw sa kanyang mananampalataya, yung mga Pariseo, yung mga ayaw maniwala ng Diyos siya. Building lang yan ang sinaguga. Kahit sa bahay ka, kahit saan ka magsimba, basta nandoon si Kristo, basta yan na ang kaluluwa natin. Kung papasok sinaguga, walang nagsimba doon, walang tao doon, eh nandoon si Kristo, bakit di ako ayaw-ayaw? Eh nandoon na si Kristo eh. Pero ang problema lang, may kalaban siya, mga tao na hindi nanampalataya sa kanya. Hindi yun damay ang Saturday doon, walang damay ang Saturday. Bakit nagkasala ba ang Saturday sa kanya? Bakit nagkasala bang ang building na sinaguga kay Kristo? Logic bro, gamitin nyo naman yung common sense. Building okay, lang ang sinaguga. Last question, brother Romel. Yung mga Hudyo na ayaw sa kanya. Time bro, time. Next question. Talo na kasi sa dyan bro. last na question. Salamat sa brother Gilier. No, personal dahil si Kristo ay pumasok sa sinagog, may kalaban siya doon. Tumayo siya ng iglesia. Anong iglesia ito na tinayo niya? Yung tinayo niya iglesia, yung siya ang founder. Actually, siya man pa rin ang founder ng lumang iglesia. Pinasok lang yan ng korupsyon. Eh, makinig ka muna. Pinasok ng korupsyon yan dahil magkaroon sila ng Mishnah at saka yung Mishbot at saka yung mga kwan halaka in which hindi itinuro ng Diyos yan. So, nandoon sila sa loob ng sinagoga, nagbago yung regulasyon. Nung pumasok si Kristo doon, nanibago si Kristo kasi nakita niya na hindi nakapagparinya sa kanyang Sabat. Pero yung Sabat na sinusunod namin, yung sa Genesis chapter 2. At yun ay aprobado ni Kristo. May mga Hudyo na sumusunod kay Kristo. Huwag niyong lahatin ang Hudyo. Kasi pag nilalahat niyo ang Hudyo, si Kristo Hudyo, si Mama Mary Hudyo, mga disipulo Hudyo, ibig ba sabihin, sila ay hindi natin pwedeng sundin. Okay, time. Ang sinaguga, walang issue dito, kundi building lang yung sinaguga. Okay, time. Maraming salamat kapatid na Romel dyan sa Israel, Jerusalem. Okay. Hanggang sa susunod na pag may pagkakataon na makapagtanong sa susunod na debate. Okay, next to us question si Brother Jun Ray. Brother Jun Ray, walang apelyido, Jun Ray. Oh, hello, good afternoon. Yes. Tanong ko kay Brother Gilier. Oh, yeah. I-confirm ko lang Brother Gilier. Sari mo kasi kanina. Wala na, hindi lang okay lang, saglit ko naman ito po. Binabalan. Okay, sadali lang ha, sadali lang. Pero din na naman kasi, alam mo yung boses natin ba? Bro Gilier, sadali. Wala nang, Bro Gilier, walang iba kasing SDA na pumasok, no? Si no nag-send nag PM si Brother Jerry Laeg, binigyan ko kagad ng ano. Sila Brother Nestor Tilisana nag PM, binigyan ko kagad pero hindi sila pumasok. So hindi pa na putol na. Putol din na kasi yung limit natin. Kasi mabusan tayo ng boses, may conclusion pa naman. Okay. Sige. So, pasensya na mga kapatid. Na ayun, si Brother Gilliam. May conclusion ba pala? Yes, may final stand pa tayo bro, 5 minutes. Alas 4 okay. Na bro. Sige. Alas 4 na kasi. Okay, so wala nang limit, tulungan ka na lang. Siguro bro? 3 minutes na lang siguro yung conclusion bro. Okay, so 3 minutes? Okay, 3 minutes. Sige, kasi... Matapos na kami. Parating ng mga pasyente dito. Okay. Proceed na tayo sa final stand. Or sa last part ng ating debate. Okay, so Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria for 3 minutes. Timer, ready na yung time natin? Yes po. Okay, 3 minutes. Go ahead, Brother Jando. Okay, 3 minutes na lang, last father, ang conclusion, tag 3 minutes kami. Okay, so maraming salamat dun sa mga nagko-comment na natalo daw ako. Pasensya na kayo kasi matatalo lang ako kung may naibigay si Brother Gilier na Kristiyanong inutusan. Wala, ang pinatunayan ni Brother Gilier, ang may mga Kristiyano gaya ng SDA na nangungopya.
hindi inutusan. So, matatalo lang ako sa temang ito kung nakapagbigay siya ng talata na may inutusan. Yung ginamit naman niya, 29:15 ng Deuteronomy, hindi naman tumutugma sa stand niya kasi yung mga, hindi sila pwede maging absent. Bakit? Pag sinabing absent, existed na sila, hindi lang nakapunta. Kaya absent. Yun ang meaning ng absent. Pero kung hindi ka pa na ipapanganak, hindi ka pwede maging absent. Oh, yun. Kung naiintindihan lang ni Brother Gilliar ang ibig sabihin ng terminong absent. Oh, so, yung 29:15 ng Deuteronomy, hindi yung tumutukoy sa mga Kristiyano, yun ay tumutukoy sa mga anak ng mga Israelita na Israelita din. At nandiyan si Romel Tembervilla, nagpapatutuo na ang mga Jewish Christian sa Jerusalem hindi nangingili ng Sabat. Ang mga Jewish Christian sa Israel nangingili ng araw ng Linggo. Ah, nananaginip lang yung mga nagsasabi na mga Jewish Christian daw sa Israel, Sabado daw, mali. Sabi niya kanina, yung Sabat daw binigay sa Christian, eh bakit hindi makapasok sa sinagoga? Yung palang, reality is better than ideas. Yun. Kaya, yung reality, hindi tumutugma sa tinitindigan ni Brother Gilliar pa kanya. Iba kasi, ang karanasan nung nandoon sa realidad, dun sa nag-i-interpret lang batay sa kanyang binabasa. Maraming pagkaiba. Brother Roland, i-wave ko na para matapos na yung oras natin kasi dami na ba hindi sa labas. Okay, so maraming salamat Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender. So proceed na tayo sa last sa affirmative. Go ahead Brother Gilliar Pakanyan ng 777 Calvary Brigade Seventh-day Adventist Church. Okay, nagpasalamat ako una sa lahat sa Panginoon na na-execute ko ang aking mga pinaghandaan at pinasabog sa tamang panahon. So ito yung magiging dilema ni Jando. Ito yung mga Father Cardinal Monsignor na kumukontra sa kanya. Si Reverend Father Paolo Perno, CBCP, ECCE, Pope John Paul II, Reverend Lawrence Goldner, Bishop of Fort Wayne, Leo Persley, Post Reverend Socrates Villegas, Monsignor Manuel S. Bravo, Arcobispo, Vicenzo Papaglia, Antonio G. Casas, si Jose Uguen, Abis. So, wala talaga, duro talaga sa debating itong ating mahal itong dali na si Jando Alabado. So, before next time, Brother Jando, kasi napatunayan dito, pinukontra mo yung otosan na nandoon yung sab, ay alam ko doon by Pio, no? Ay pagtagayan isang aso na kinain ng sariling suka. Kinuka mo na, pero kinain mo uli. Gaya na isang baboy, pagkatapos mong liguan, eh bumabalik sa pusali o sa lamak, para nakitaw natin nga lamakan dito sa lapkan. So ano bang dahilan bakit tinawag ni Pedro? Pedro ang tawag ito. Dahil pagdating sa 19:20, sinabi doon, pagkatapos silang malaman ang kaligayahan sa pagsunod sa kautusan, ngunit dumating ang panahon na kanila ito inaboy. So mahirap natin na Jando, kapatid Jando na, galing ka sa SDA, tinaboy mo yung Sabat, Saturday. So parang itinaboy mo na rin yung pagiging Kristiyano. Kasi ang founder ng Kristiyano, si Jesus, at very generic kayo mag-judge. Pag Hudyo, sinaguga agad ng mga Parsiyo. Hindi ganun. Maraming Hudyo na Kristiyano, kapatid, for your information. At sinasabi niyo pa na ang SDA, ganito, ganyan, wala doon. Mayroon nga pangako ang Panginoon eh. Doon sa Deuteronomy 29:15, napakaliwanag. Kasing liwanag ng sikat ng araw sa tanghaling tapat na kasama doon ang wala doon. Ganun ang Diyos magbigay ng pangako kasi pati absent, binibigyan niya ng blessing. Alam mo ba yun? Yung kwan, bakit? Ikaw dyan doon, nandun ka ba sa Exodus? Wala ka rin doon. So pwede rin kita idali doon na hindi ka rin pwede maligtas. Kasi wala ka doon, sulpot ka rin. Kasi huwag mong, ang word na sulpot, iniba ninyo ang pakahulugan, very generic. Tayo lahat sulpot. O 1870, August 15, ang Roman Catholic Church nireject ng Vatican. Bakit? Kasi marumi ang kanyang record. Anong bagong pangalan? One Holy Apostolic Roman Church. Saan mababasa? Apostles
Discourses on Apostles' Creed at Gary H. Clark. Na isang isang matatanggo sa Maraming salamat. Panalo ang Corporal. Gilier, no? Maraming salamat, Brother Gilier, ng 777 Calvary Brigade, Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista. Matod pa ni Elias Pahilom, kuyawag pangalan sa grupo ni Gilier Oy Muraman og unit sa ROTC. Okay, so Corporal, manggod siya, bro. Kasi panikaling ROTC officer ni si Bro Gilier. Okay, so hanggang dito na lang ang ating debate, mga kapatid, at dyan nagtatapos ang ating mainit na debate ngayong sa mainit na tanghali. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay dito sa Puro Kamatuuran. May umabot tayo ng 400, almost 500 na viewers. At saka dyan sa katotohanan ay ating pag-usapan, maraming salamat sa inyo dyan sa YouTube channel. At saka sa punto por punto na YouTube channel, maraming salamat din at sa ating lahat. So, bago tayo magbulat-bulat, magpasalamat muna tayo. Unahin natin ng affirmative. Brother Gilier, pasalamat ka muna sa mga fans club mo, Bro Gilier. Sa totoo lang, ayoko ng fans club kasi sa Panginoon lang ako, mga kapatid. Okay, ayaw ko mag-gather na pa. Papasalamat ka sa mga supporters mo. Sa mga early supporters, 3A Media, at mga kapatid na fans news. Kayo maging fans kay Jesus, huwag sa akin. At saka sa mga magmamahal sa Seventh-day Adventist, pati din kay Jando. Salamat, bro. Pasensya na, bro. Medyo power kasi ang kailangan ko kasi ng power eh. Dapat power tayo mag-debate. At nililigay ko si Kuya Jiri Laeg, si Father Darwin Kitgano, at yung sa Jerusalem, mga SD sa Jerusalem, lahat ng mga SD sa buong mundo at mga nagmamahal at koneksyon sa aking puso. Eh, Denmar din, umanda ka. Tatawa. Brother Denmar, handa harap. Okay, maraming salamat, Bro Gilier. So, Bro Jando, pasalamat mo na, Bro Jando. Okay, thank you po. So, tatawa si Buddy Rubel Tio, ano. Thank you po sa inyong lahat na nanonood po sa ating programa. Doon sa mga gusto pong sumunod at magipag-diskusyon po sa punto por punto, magipag-ugnayan lang po kayo sa akin sa messenger at i-communicate ko kay Brother Roland ng Puro Kamatuoran para ma-schedule po. Yan, so si Jerry Laeg, sana matuloy na yung debate nila ni Father Darwin tungkol sa Eucharist, kasi yung nakaraan di natuloy yun dahil sa Year of Ecumenism. Pero ngayon wala na, pwede natin ituloy yun. Sana makipag-communicate sa akin si Jerry Laeg para maihanda natin yun. At sa mga nanonood sa ating programa, maraming salamat po. Pasensya na po, nagmamadali po ako dahil marami mong pasyente sa labas, at hanggang dito na lamang po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.